Okay, so kagabi mabigat po yung ating napag-aralan. Pero kung makikinig po kayo ngayon sa session natin, makinig mabuti, unawain po ito sa inyong isip at puso, at kapag naunawaan niyo po yung mensahe ngayon, lalabas po kayo sa pintuan na iyan na may kasiyahan inside, yung pong tunay na kasiyahan. Kaya sana matanggap niyo po yung kaligtasan ngayong gabi. Kaya simulan na po natin ang ating last session, pero ito po, kung maunawaan nyo, baka ito po yung pasimula ng inyong tunay na relasyon sa Diyos. Kaya para po tayo magabayan ng Panginoon, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's all pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng langit at lupa, Panginoon, muli po nagpapasalamat po kami sa pagpapaunawa nyo po sa amin na kayo po ay buhay, tunay na may Diyos, totoo ang Biblia. Salamat sa pag-akay sa amin, Panginoon, na maunawaan kung sino kami sa harapan ng Diyos. Kaya kagabi, naunawaan po ng bawat isa na kami po ay mga miserableng makasalanan na nakatadhana sa walang hanggang pagkapuksa doon sa impyerno. Subalit may pag-asa, Panginoon, dahil po may mensahe ng kaligtasan dito po sa Biblia. Kaya Panginoon, patuloy ko pong hinihiling na kayo po ang magbukas ng puso at isip ng bawat nakikinig. Bigyan niyo po sila ng mapangunawang isipan at mapagpakumbabang puso upang talagang maunawaan po nila ang mensahe ngayon na magdadala sa kanila tunay po sa buhay na walang hanggan o yun pong kaligtasan. Hiling ko rin po, Panginoon, na ilagay niyo po sa aking mahihinang bibig. Maipangaral ko lamang ng mas madaling maunawaan ang mga salita ng Diyos at nawa, Panginoon, kapag natapos po ang Bible seminar na ito, ay talagang mapasa puso ng bawat isa ang tunay na buhay na walang hanggan o yun pong kaligtasan. Muli, Panginoon, bigyan niyo po ang kaluwalhatian ng ang iyong pangalan para po sa kaligtasan ng bawat nakikinig. Mula po sa simula hanggang sa matapos, lubos po kaming aasa at magtitiwala po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, para po sa first verse na aking ibabahagi, Gawa chapter 16, Book of Acts, chapter 16, verse 30 at verse 31. Verse 30 hanggang 32. Mga Gawa, chapter 16, verse 30, 31 at 32. Babasahin ko po para po sa inyo. Nang sila'y mailabas ay sinabi niya, Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Muli po magandang gabi po, last session na po tayo. Dito po sa unang verse na ibinahagi ko po sa inyo, 1,900 years ago, ito po ay tanong ng isang bantay, gwardiya ng kulungan. Tinanong niya sila Pablo at si Silas sa verse 30, ang tanong napakahalaga. Sabi niya, Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Alam ko, yan din po ang inyong tanong ngayon. Pagkatapos nating napakinggan yung mensahe kagabi, makasalanan tayo papunta sa impyerno, kaya ang maitatanong natin, ano ang kailangan nating gawin upang maligtas? Ang sagot na sa verse 31, kayo po ang bumasa, sabay-sabay. 3, 2, 1. Napakahalaga po ng sinabi nilang manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Nung first day, Roma 10:17, ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Kaya ngayon po, yung mapapakinggan yung salita ng Diyos, maniwala kayo, sampalatayanan nyo. Ang ipapangaral ko po, yung ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya upang maligtas po kayo, simple lang, makinig kayo, at anumang maririnig nyo mula po sa salita ng Diyos, ay sampalatayanan, paniwalaan. Kaya nga, ang pananampalataya manggagaling sa pakikinig, kaya once again, hihilingin ko po yung inyong pakikinig. Mag-concentrate po kayo, at kung may mga alalahanin kayo sa bahay, huwag nyo munang isipin ngayon. Ang mahalaga, ganito po yung nasa isip at puso nyo, isang tanong, paano ako maliligtas? Sige nga, makikinig nga ako, susubukan ko, at titignan ko kung ano yung sinasabi nila na kaligtasan.
Kasimulan po natin, ito pong Bible Seminar Session number 5, ang pinag-pray po namin na, Behold, now is the acceptable time. Behold, sabi dito, now is the day of salvation. Nawa ngayong araw, maligtas po kayong lahat. Kasimulan po natin. Okay? Para maligtas tayo, kailangan po nating marinig ang Ebanghelyo. Sa ibang salin, magandang balita, sa English Gospel. Ano ngayon ang Ebanghelyo? Ano ang espesyal sa Ebanghelyong ito? Maraming tao na sa church, 20 years, 30 years, pero kapag tanungin mo, ligtas ka na ba? Hindi nila alam. Bakit walang nagtuturo sa kanila ng Ebanghelyo? Kahit kayo rin po na naririto ngayon, alam ko po nagsisisimba-simba kayo, pero kapag tinanong namin kayo, ligtas ka na ba? Maaari ang isagot nyo, ang yayabang nyo, kayo lang ang ligtas? Baka yun ang isagot mo. O baka sabihin nyo, ligtas? Ano yun? Diyos lang ang nakakaalam. Baka sabihin nyo po yan. Pero, narito po yun sa Biblia. Kaya para kayo maligtas, dapat malaman nyo ang Ebanghelyo. Ano ba ang meron sa Ebanghelyo? Tingnan po natin, Roma chapter 1, verse 16. Babasahin ko po para po sa inyo. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Grego. Kaya ang session number 5 ay nakatuon sa Ebanghelyo, sa ibang salita, magandang balita. Sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, ito po yung kapangyarihan ng Diyos para kayo maligtas. Kayo yung kaligtasan, hindi yung magpakabuti ka, magpakabait ka, magsimba-simba ka, hindi po. Ang tanging mo lang dapat gawin, marinig mo po yung Ebanghelyo. Dapat may mangaral sa'yo, at kapag marinig mo, sabi dito, bawat sumasampalataya, kailangang sumampalataya ka. Sa madaling sabi, paniwalaan mo ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Review tayo, i-review ko muna kayo kahapon, na pag-aaralan po natin ang ating sitwasyon sa harap ng Diyos. Tanong ko po, naniniwala kayo makasalanan po kayo? Oo or hindi? Opo. Bakit kayo makasalanan? May apat po na dahilan. Kahapon, nag-check up tayo using the Word of God. Ang findings, makasalanan tayo, guilty. Bakit tayo makasalanan? Apat po na dahilan. Dahil, number one, isinilang tayong mga makasalanan. Kung ano po yung puno, yun din ang bunga. Kaya nga, dahil galing tayo sa kasalanan, araw-araw nagkakasala tayo, kahit iwasan mo, kahit anong gawin mo, magkakasala ka. Example, magsisinungaling ka. Nagagalit ka, kasi yan na tayo. Ang unang ibig sabihin ng makasalanan, makasalanan ka na, kaya ka nagkakasala. Simplihan natin, ipinanganak kang makasalanan, kaya ka nagkakasala. Pangalawa, bagsak tayo sa pamantayan ng Diyos. Kaya meron tayong kasabihan, nobody is perfect. Sa langit, dapat perfect. Ang problema, ang dami nating kahinaan. Marami tayong nagagawang mali, bagsak po tayo sa pamantayan ng Diyos. Number 3, ang puso natin, mandaraya. Puno ng kasalanan ang ating puso. Alam niyo po, kung makikita natin ang puso ng bawat isa, hindi tayo makakatayo, mahihiya tayong lahat, magtatago tayo. Mandaraya ang puso natin, sabi dyan nang gagaling lahat ng kasamaan. And number 4, nilalabag natin ang mga utos ng Diyos, yung Ten Commandments. May nakakasunod po ba ng Ten Commandments dito? Pakitaas ang kamay. Wala po. Tama po. Ang Ten Commandments, walang sino man ang makakasunod. Dahil ang Ten Commandments binigay, hindi upang sundin ninyo kasi alam ng Diyos, di nyo yun masusunod. Binigay niya yon para ipamukha sa atin na tayo pong lahat ay mga makasalanan. Kasi mula number 1 hanggang number 10, lahat yon nilabag na po natin. Tama po ba? Kaya nga makasalanan tayo, ano po ang hatol sa makasalanan? Ang makasalanan, sabi ng Biblia, pupunta siya sa impyerno. Kahapon ipinaliwanag ko po, may totoong impyerno. Ang Panginoong Hesus, siya po ang nangaral ng napakaraming bagay tungkol sa impyerno. Ang apoy doon, hindi namamatay. Wala ng kapahingahan, may entrance, walang exit. Madilim, nagnangalit ang ngipin mo. Alam niyo po, kung naunawaan niyo yung mensahe kagabi, ang gusto niyo ngayon, maligtas talaga kayo. Kaya yung apat na session na itinuro ko, nakadesign yon para kayo magsisi. Ano po yung pagsisisi? Number 1, sa iyong isip, nalaman mong makasalanan ka.
Number two, sa iyong damdamin, nalungkot ka. And number three, buti na lang, bumalik po kayo. Nung nalaman mong makasalanan ka, ano ang gagawin mo? Natural, balik ka na sa Diyos, magmakaawa ka, hingi ka ng tulong niya para kanya iligtas. Yun lang po ang pagsisisi. I guess, ready na po kayo, kaya simulan na natin ang magandang balita. Bago ko po i-explain, unahin ko po munang i-explain yung maling pamamaraan ng mga tao tungkol sa kaligtasan. Kaya ito po mali. Kasi lahat ng tao, gusto niyang makapunta sa langit. Sino ba naman ang gustong pumunta sa impyerno? Di ba wala? Pero papunta na talaga tayo sa impyerno, kaya gusto natin pumunta ng langit. Ang problema, ang tao, nag-imbento siya ng kanyang sariling pamamaraan. Parang ganito po, ang tao na sa lupa, gusto niyang makapunta sa langit, sa Diyos, gamit ang sarili niyang pamamaraan. Ito pong uunahin kong i-discuss, lahat nito ay mali. Mali po yan. Ito po yung mga tinuturo ng mga relihiyon, pero never po nito kayong matutulungan. Kapag ito ang susundin nyo, impyerno pa rin. Kaya isa-isahin natin, kailangan ko pong i-discuss muna. Maraming tao nagsasabi, para ka raw makapunta sa langit, dapat maging masigasig ka, magsimba-simba ka. Tama ba yun? Mali po. Roma, Jes 2. Ito po ang aking ebidensya. Mali po yun. Yung sinasabi nila, para ka makapunta sa langit, magsimba ka, lagi kang magsimba. Dapat may sigasig ka, maglingkod ka sa Diyos. Anong sabi ni Pablo? Roma, Jes, versikulo 2. Kayo po ang bumasa, 3, 2, 1. Maraming tao, masigasig sa kanilang relihiyon. Marami nga nakikita nyo, namamanata, pinapalo nila ang sarili nila, yumuyo ko. Sa probinsya po, luluhod yan sa asin. Akala nila, yun ang paraan ng kaligtasan. Sabi ni Pablo, masigasig kayo, pero hindi ayon sa kaalaman. Para maintindihan nyo po, gusto mo pong pumunta ng Baguio. Okay? Natural, kung gusto mong pumunta ng Baguio, punta ka dun sa monumento, mayroon pong bus papuntang Baguio, di ba? Ngayon po, alas 4 pa lang ng madaling araw, sabik na sabik ka, pupunta ako ng Baguio. Ang problema, pumunta ka ng PITX, sinakyan mo papuntang Batangas. Tanong ko po, makakarating ka ng Baguio, hindi? Eh, masigasig ka naman. Alas 4 pa lang, nandun ka na. Pero hinding-hinding makakarating sa Baguio. Bakit? Mali ang sinakyan mo. Tama po? Ganon din po, maraming tao, gusto nilang pumunta sa langit, pero mali yung pamamaraan nila. Kaya hindi po uubra yung pong sigasig. Ito pa po, isa pang talata. Awit 119:155. Sabi ng mga awit, ang kaligtasan ay malayo sama-sama sapagkat hindi nila hinahanap ang iyong batas. Ano ito? Pinipilit nila yung sarili nilang pamamaraan at hindi yung batas ng Diyos. Dapat yung sinasabi ng Diyos ang sundin, pero maraming tao, kaya nga malayo ang kaligtasan sa kanila. Bakit? Pinipilit nilang makapunta sa langit gamit ang kanilang pagiging mabait, yung kanilang diskarte, pagiging masigasig, nasa church lagi-lagi. Kaya mali po ito. Kayong pagiging masigasig, hindi magdadala sa inyo sa langit. Pangalawa, yung iba akala, ligtas na sila kasi nabautismohan na raw sila. Minsan nagtatanong po ako, naligtas na po ba kayo, nay, tay? Opo, pastor, kasi sa amin po, nabautismohan na po ako 2 years ago. Ang tanong, nakakapagligtas ba ang bautismo? Hindi po. Nasa Biblia po. 1 Korinto 1:17. Sabi ni Pablo, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi ipangaral ang magandang balita. Kasi Pablo, maging si Pablo, hindi siya. Hindi niya binautismohan ng lahat. Bakit? Ang bautismo ay hindi po nakapagliligtas. Alam niyo ko po, kung nakakapagligtas ang bautismo, huwag na tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Dadalhin ko kayo sa swimming pool, ilubog ko na lang kayo isa-isa. Diba? Mag-isip po tayo, pero maraming tao, maraming simbahan, yan po ang pinangahawakan nila. Nabaptize na po ako, pastor. Eh kung nakakapagligtas pala yung bautismo, huwag na tayong mag-church. Tubig lang ang kailangan. O, halika. Libog. Sunod. Sige. Lubog. Kaya hindi po yung nakapagliligtas. Next, yung iba po, mangungumpisal daw. Hihingi ng sorry. Hindi rin po yan uubra. Bakit?
Tanong ko, kung nangungumpisal ka, lahat ba ng kasalanan mo naaalala mo? Hindi, karamihan ng kasalanan mo hindi mo na naaalala. At yung pinangungumpisalan mo, tao rin yun, di ba? Ay pag-uwi mo, tumutoma na yun. Di nyo lang po alam. Kaya walang silbi yung pangungumpisal. Bakit nasa Biblia po yan? Si Judas, nangumpisal. Nasa impyerno na po siya. Mateo 27:3-4. Nung nalaman ni Judas, nagkasala siya sa pagkakanulo kay Jesus. Verse 3, at si Judas na nagkanulo kay Jesus, nang nakitang hinatulan na ito, ay nagsisi at isa na uli at 30 pirasong pilak sa mga punong pari at sa mga matatanda na sinasabi, ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala. Ngunit sinabi nila, ano iyon sa amin? Ikaw ang bahala dyan. Hindi mo mapapatawad ang kasalanan sa pamamagitan ng pangungumpisal. Wala po yan sa Biblia. Hindi pwedeng mangumpisal. Hindi yan paraan para mapatawad ang kasalanan mo. Hindi uubra sa Diyos yung sorry. Bakit? Ang Diyos po ay hustisya. Para maintindihan nyo po, madali itong intindihin. Illustration po. Napatay ko po yung anak nyo. Halimbawa, tay, napatay ko yung anak mo. Then, lalapit ako sa iyo. Pasensya ka na. Di ko sinasadya. Sorry ha. Pwede yun? O hindi, di ba? Ay, kahit patawarin kita, ikukulong ka nila, nalabag mo ang batas. Tama, mali. Kaya lang maraming tao, mangumpisal ka raw. Ang dami-dami mong kasamaan na ginawa, din sasabihin mo lang sa Diyos, sorry. Hindi pwede yun. Kasi kung uubra yun, lahat tayo sa langit, mag-sorry ka lang. Papatay ako ng taga Quezon City, tatlo, sasabihin ko, sorry po Panginoon, di ko sinasadya. Kaya wala pong katuturan yung pangungumpisal na yan. Hindi pwede. Bakit? Ang batas ng Diyos, Roma 6.23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dito nga sa lupa, makapatay ka, ikukulong ka nga eh. Eh sa Diyos pa, di ba? Kaya yung kasalanan po natin, hindi yan pwedeng sorry-sorry lang. Sasabihin ng Diyos, okay, nag-sorry ka, pero may parusa yan. Kasi ako ay isang hustisya. Ang Diyos po ay hukom po siya. Hindi yan basta-basta sabihin mo, sorry, hindi yan uubra sa Diyos. Dapat maparusahan ka. Next, yung iba, marami po ngayon Christian churches. Ang daming simbahan sa paligid. Christian din daw sila. Sabi nila, born again din po kami, pastor. Pag tinatanong ko, naligtas na po ba kayo? Opo. Napakaano pa nila ha? Talagang taas yung opo. Paano ka naligtas? Tinanggap ko si Kristo sa puso ko, pastor. Prayer of acceptance. Tama ba ito? Mali. Ang ginagamit nila ito pong talata sa Juan 1:12. Sabi po dito, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan, ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya dito po sa 12, dahil may sinabi ditong tumanggap, kaya ang method po nila, utanggapin mo raw si Kristo sa puso mo. Pero hindi nila tinignan yung verse 13. Na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kapag tinanggap mo si Kristo, kalooban mo lang yun. Hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya mali po yung prayer of acceptance. Bakit? Ito po ang isang magandang talata. Isaías 59:2. Yung pananalangin, hindi yan magdadala sa inyo sa langit. O yung prayer of acceptance. Bakit? Pwede po kayo po ang bumasa sa verse 2 para hindi kayo antukin. 3, 2, 1. Hindi nakikinig ang Diyos sa prayer ng isang makasalanan. Sabi nyo, hindi siya nakikinig. Kasi kahit mag-pray ka, Panginoon, tinatanggap na kita sa aking puso bilang aking personal na Savior, hindi po yan uubra sa Diyos. Kaya I'm sorry po kung halimbawa nasa mga Christian churches kayo at yan ang pinangahawakan nyo, hindi po. Isa pa, tignan mo ang buhay mo, I'm sure wala pa rin pagbabago kahit sinabi mong tinanggap mo na si Kristo. Lastly, ito po yung sinasabi ng mga tao, para makapunta ka sa langit, gumawa ka ng mabuti. Tama ba yun? Mali po. Bakit? Ito po ang talata. Sabi sa Jeremias 2:22, kahit maligo ka ng lihiya at gumamit ng maraming sabon, ang mantsa ng iyong pagkakasala ay nasa harapan ko pa rin, sabi ng Panginoong Diyos. Kahit magugas kamay ka, nakagawa ka ng kasalanan, pagkatapos gagawa ka ng mabuti para raw quits, mali. Sabi ng Diyos, ang mantsa ng pagkakasala mo ay nasa harapan ko pa rin.
Kahit nakagawa ka ng 10 kasalanan at gumawa ka ng 1,000,000 kabutihan, ang kasalanan ay kasalanan pa rin. Kaya hindi pwede yung paggawa ng mabuti. At ulitin ko po, wala pong quits-quits po sa Diyos. Mali po yun. Huwag kayong maniwala sa sinasabi nilang, kapag gumawa ka ng masama, gawa ka rin ng mabuti para quits na. Okay? Kaya mali po yun. Kaya lahat po nito na pinakita ko, lahat po ng pamamaraan na yan ay mali. Kaya ano po ang dapat nating malaman? Yung pamamaraan ng Diyos. Ito po yung paraan ng Diyos sa pamamagitan po ng krus ng Panginoong Hesukristo. Para maintindihan nyo ganito po, ang kaligtasan ay ganito. Example ko po, nalulunod ka sa dagat. Hindi ka marunong lumangoy, malulunod ka. Kung may maawa sa'yo, may magliligtas sa'yo, halimbawa may barko, at tinapunan ka ng salbabida, pwede kang maligtas, di ba? Sa pagliligtas, sino ang gumawa ng paraan? Ikaw ba o yung taong naawa sa'yo? Yung taong tumulong at naawa sa'yo, tama mali? Ganun po. Kaya ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng magagawa natin. Kasi tayo yung palubog sa impyerno, okay? Ang kaligtasan ay dapat manggaling sa Diyos, yung pamamaraan ng Diyos. Naintindihan niyo po yung punto ko? Kaya nga, dapat malaman niyo, hindi yung dapat niyong magawa, kundi kung ano yung ginawa ni Kristo para kayo maligtas. Yun ang mahalaga. At ano ang ginawa niya? Ito po yung istorya ng krus. Kaya ang kaligtasan ay isang paraan lang. Isa lang po ang paraan ng kaligtasan. Kasi baka sabihin niyo, Pastor, iba-iba lang tayo ng pamamaraan. Isa lang ang Diyos, pero iba-iba lang tayo. Hindi po. Isa lang ang paraan ng kaligtasan. 1:14-6. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man na hindi makakarating sa Ama, kundi walang makakarating sa Ama sa langit sa pamamagitan lamang ni Hesukristo. May mga nangangaral, maliligtas ka kapag pumasok ka sa aming simbahan. Mali na. Maliligtas ka kapag naniwala ka sa aming appointed son. Mali na. Isa lang po ang tunay na kaligtasan, excuse me, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sa Gawa 4 verse 12, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaya ang tanging kaligtasan ay ang Panginoong Hesukristo. Anong ibig sabihin ng pangalan ng Panginoong Jesus? Sa Mateo 1:21, siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya para maligtas kayo, dapat maunawaan nyo kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus para po sa inyo. Kaya yan po ang ipapangaral ko sa susunod na mga oras. Kaya simulan po natin point number 2. Kanina ko pa sinasabi, maligtas kayo. Kahit nung unang araw kailangan yung maligtas, ngayon ano bang ibig sabihin ng kaligtasan? Dapat maunawaan nyo ito. Nasa Biblia po, Lucas 1:77. Mula po ngayon, napakahalaga ng mga talatang ipapakita ko, makinig po kayong mabuti. Nandito po ang kahulugan ng kaligtasan. Basahin po natin, 77 sabay-sabay, 3, 2, 1. Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Tanong, ano po ang ibig sabihin ng kaligtasan? Ayon po dito sa talata? Kaligtasan, ano po? Pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Okay, alisin natin yung kanilang. Dapat personalize. Pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng kaligtasan. Kaya pag tinanong ka, napatawad na ba lahat ng mga kasalanan mo, ibig sabihin din nun, naligtas ka na ba? Kaya pag-aaralan natin, paano ba mapapatawad ang ating mga kasalanan? Ulitin ko, hindi po sa pamamagitan ng pagsusori. Hindi po sa pangungumpisal. Hindi po sa pagpababautismo. Hindi po sa paggawa ng mabuti. Sundin natin yung sinabi ng Diyos sa Biblia. Kaya tandaan nyo, ang kaligtasan ay kapatawaran ng ating mga kasalanan.
Parang ganito lang po. Tayo at ang Diyos. Hindi tayo makapunta sa langit. Isa lang ang dahilan, dahil po sa napakarami nating kasalanan. Iyan ang hadlang. At habang nabubuhay ka, hindi mo po na natagpuan yung kalunasan ng iyong kasalanan at namatay ka, impyerno ka po talaga pupunta. Kaya para tayo maligtas, dapat, tingnan nyo po yung screen, dapat lahat ng kasalanan mawala. Kung wala na pong kasalanan, pwede na po tayong makapunta sa Diyos. Ang problema, para sa ating mga tao, araw-araw nagkakasala tayo. Pero alam nyo po, may paraan ng Diyos. Kaya sabi sa Biblia, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, posible. Kaya posibleng mawala lahat ng kasalanan at ang makakagawa lamang nun, hindi tayo, kundi ang Diyos. Kaya yun po ang ibig sabihin ng kaligtasan, kapatawaran, pag-aalis, pareho rin po, pagtutubos ng ating mga kasalanan. Kaya ang kaligtasan ito, anong ibig sabihin? Kaligtasan mula sa nagliliyab at walang hanggang apoy sa impyerno. Hindi po ito kaligtasan sa utang ha. Baka sabi ni Pastor, maliligtas daw ako. Baka iniisip mo naman, maligtas sa utang. Ay kahit maligtas ka po ngayong gabi, sisingilin ka pa rin ng Bombay bukas. Kaya wag po kayong mamali ha. Kasi yung iba po, ano bang kaligtasan yan? Sa utang ba? Sige nga, maka-attend nga. Hindi po, hindi yan sa utang. Hindi rin sa physical na karamdaman. Mga kababayan, hindi ko kayang magpagaling ng sakit. Kung may mga sakit kayo, simple lang po, punta kayo ng ospital. Ang mga doktor, sila po, pwedeng gamitin ng Diyos para kayo gumaling. Hindi po, pastor. Marami pong tao sa pastor pumupunta, ipagpipray down. Hindi po. Hindi po. Kaya hindi ito kaligtasan sa physical na karamdaman. Next, hindi rin po kaligtasan sa hirap ng buhay. Kahit ligtas ka na, mahirap ang buhay sa mundo. Kasi hindi naman ito ang gustong ibigay ng Diyos sa atin. Anong gustong ibigay ng Diyos sa atin? Langit. Kaya ulitin ko, ito po ay kaligtasan mula doon sa apoy na naghihintay sa atin sa impyerno. Yun po ang pinakamahalaga na dapat niyong malaman at maunawaan. Kaligtasan mula sa apoy sa impyerno. Ano po uli ang ibig sabihin ng kaligtasan? Kapatawaran ng mga kasalanan. Tandaan niyo po. Ngayon, upang maligtas, kailangang mapatawad ang lahat ng mga kasalanan. Ang sunod ng tanong, paano? Paano mapapatawad ang lahat ng mga kasalanan? Yan ang isusunod ko po na ipapaliwanag. Kaya, magandang question. Sige, ang kaligtasan, kapatawaran ng mga kasalanan. Ang susunod na tanong, paano ngayon mapapatawad ang kasalanan ko? Kailangan ko bang magbayad ng pera? Hindi po. Kailangan ko bang mangumpisal? Hindi po. Ngayon, ipapaliwanag ko ang paraan ng Diyos para mapatawad ang ating kasalanan. Santiago 4:12. Kayo po ang bumasa, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Diyos, may dalawang katangian po siya na dapat magkasama lagi. Ang Diyos, dahil Diyos siya, may kapangyarihan siyang magligtas at may kapangyarihan siyang pumuksa. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos, ito ang dalawang mahalagang katangian niya, matuwid siya, maawain at mahabagin. Or, siya po yung matuwid na Diyos at Diyos ng pag-ibig. Ang dalawang yan, dapat laging magkasama. Ang problema, karamihan sa mga Pinoy, ang alam lang, God is love. Kaya sa jeep, makikita nyo, God is love. Yun lang. Pero dapat nyong tandaan, ang Diyos din po ay matuwid hukom. Nakita nyo kung paano magalit ang Diyos. Ipinaliwanag ko po, second day, third day. Ano yung pagiging hukom ng Diyos? Nung nagkasala si Adan at saka si Eva, pinalaya sila ng Diyos, ibinaon niya ang Garden of Eden. Tama mali. Nung nagkasala yung mga tao sa panahon ni Noe, pinatay niya sila lahat gamit ang tubig, may parusa. Ang Israel, pinili niya pero tinanggihan nila si Kristo. Anong ginawa niya sa Israel? Winasak niya sila, pinarusahan, sinumpa sa loob ng halos 2,000 taon. Kaya ang Diyos po, matuwid siya. Kaya sa bawat kasalanan, nagpaparusa siya. Pero ang Diyos din po ay pag-ibig. Tingnan niyo po ito, ganito po. Ang dami nating kasalanan, kaya kailangan tayong maparusahan. Kung ang Diyos ay matuwid lang, hukom lang, impyerno tayo lahat. Pero ang Diyos ay maibigin din, pag-ibig din po siya,
Kaya sabi niya, may paraan para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ano yung paraan? May isa dapat, halimbawa nagkasala ka, kailangan kang parusahan. Pero kung may aako sa parusa para sa'yo, pwede kang mapalaya. Yun ang pagiging pag-ibig ng Diyos. Kaya may tinatawag ang Biblia na batas pangkatubusan. Una itong ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Ang tawag nila, sin offering. Ano ito? Nagkakasala ang mga tao, kailangan silang mamatay. Pero, ang sabi ng Diyos, para hindi kayo mamatay, kailangan may substitute. Kaya, nagpaalay ang Diyos noon sa mga Israelita ng mga hayop. Pinapatay yung hayop at yun ang namamatay sa halip na sila. At kung may handog pang kasalanan, sa English, sin offering, pinapatawad ng Diyos ang kanilang mga kasalanan nung unang panahon sa mga Israelita. Kaya ang Diyos, pag-ibig at hustisya. Kaya dito sa Roma, chapter 6, verse 23, ito yung unang part, pagiging hustisya ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May parusa ang bawat kasalanan, pero pag-ibig din siya. Ngunit ang kaloob ng Diyos sa walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang pag-ibig ng Diyos may naglaan ng isang katawan para parusahan para tayo mapalaya. Katignan po muna natin, ito pong tinatawag ng Biblia na Law of Redemption, batas pangkatubusan sa lumang tipan. Dito po sa lumang tipan, paulit-ulit niyo po itong makikita ang kwentong ito. Ito po ay iniutos ng Diyos kila Moses. Nung nasa ilang po sila, sabi ng Diyos, gumawa kayo ng tabernakulo. Tingnan niyo po yung screen, ito po ang tabernakulo. Ano iyan? Pinagawa yan ng Diyos kila Moses, dyan nila dadalhin yung mga hayop na iaalay nila. Kasi kung hindi sila mag-aalay, mamamatay sila. Sabi ng Diyos, nagkakasala kayo at kailangan kayong parusahan. Para hindi kayong mamatay, ganito ang gagawin nyo. Magdadala kayo taon-taon ng hayop, iaalay yon at yun ang papatayin sa halip na kayo. Ang pag-ibig ko, matatanggap nyo. Ang hustisya ko, yung hayop ang tatanggap. Kaya, papatayin yung hayop. Kaya dito po, inaalay nila sa tabernakulong ito, yun pong hayop. Ang tawag dyan, sin offering. Kaya, gumawa ang Diyos ng batas taon-taon. Kaya yung itinakdang araw, kapag dumating na po ang mga Israelita, may dala ng hayop na iaalay. Levitico, this is Exodus 34, naging tuntunin na po ito taon-taon. Basahin po ninyo, 3, 2, 1. Kaya makikita nyo po, sa lumang tipan, ganito po ang ginagawa nila. Sa Israel po ito ha, inuuna ko po yung Israel. Ang mga Israelita, itinakda ng Diyos yung araw ng pagtubos at pupunta na yan sa tabernakulo na may dalang hayop. Depende po sa sitwasyon ng kanilang buhay. Noon po, ang kayamanan ay nasusukat sa mga alaga mong hayop. Kaya kung mayaman ka noon, ang iaalay mo medyo malaki, toro. Pag pangkaraniwang tao, ito po, mga tupa. Pero pag talagang mahirap ka, kalapati o isang uri ng ibon na tinatawag na bato-bato. Kaya ganyan po. Kaya ito, karaniwang tao sa Israel, may dala na siyang alay. Sabi ng Diyos, ipapatong ang kamay. Ang nagkasala, yung tao, yung Israelita. May dala siyang hayop. At sabi ng Diyos, sa pamamagitan ng alay na yan, ituturing ko na yung kasalanan, ililipat ko dun sa hayop. Ako ay pag-ibig, ako ay hustisya. Kapag may inaalay ka at may namatay na hayop para sa'yo, mapapalaya ka ng isang taon, sabi ng Diyos. Ang papatayin ko, yung hayop. Kaya para maintindihan nyo, ito po lahat ay nakasulat dito sa Biblia. Ginawang video clip na lang para mas maintindihan nyo. Panoorin nyo po. Ganito taon-taon ang ginagawa nila noon. Ganito po ang ginagawa nila sa lumang tipan noon sa Israel. Dadalhin po ng makasala ng Israelita ang kanyang alay na hayop, ang kordero. Pagkatapos nito, titignan po ito ng pari. Ang pari, kumakatawan sa mata ng Diyos. Titignan niya kung ito ay malinis, walang batik. At kapag okay, ipapatong po ng makasalanan yung Israelita ang kanyang kamay. At titignan niyo po, ang kanyang kasalanan ay maililipat doon po sa alay na kordero.
Ganyan po nila ginagawa ang pagpapatawad ng kasalanan noon alinsunod sa sinabi ng Diyos sa lumang tipan. Pagkatapos po, ang kordero ay papatayin, dadanak ang dugo bilang pantubos sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos maialay ang hayop, magpapakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa tabernakulo at yun po ang simbolo na tinanggap yung alay pangkasalanan. At pagkatapos nito, malayang makakauwi ang isang Israelita na napatawad ang kanyang kasalanan sa loob po ng isang taon. Kesa lumang tipan, ito po taon-taon ang ginagawa nila para hindi sila mamatay kasi nagkakasala sila, nag-aalay sila ng hayop. Kaya tawag nila doon, alay pangkasalanan. Mahalaga po ang talatang ito para maintindihan nyo kung paano mapapatawad ang kasalanan. Hebreo 9:22. Ito po ang batas ng Biblia na kailangan nating sundin para mapatawad ang kasalanan. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya tanong, paano po mapapatawad ang kasalanan? Tingnan niyo po yung talata. Paano mapapatawad ang kasalanan? Ano po ang kailangan? Kailangang dumanak ang dugo. Kesa lumang tipan, hayop po ang ginagamit nila. Nagpapadanak, napakaraming dumanak na dugo para mapatawad ang kasalanan ng mga Israelita. Bakit mahalaga yung dugo sa Diyos? Leviticus 17:11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana, upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ang buhay natin nasa dugo, kaya yung puso natin nagbubomba ng dugo. Pag may sakit kayo, kukunan kayo kaagad ng blood pressure, blood test. Anong ibig sabihin? Kapag may dumanak na dugo, dumanak ang buhay. Kaya yun ang hinihiling ng Diyos. Kapag yung kasalanan, gusto nyong mapatawad, kailangang dumanak ang dugo. Yun ang paraan ng Diyos. Kaya balikan natin, ano po yung kaligtasan o salvation? Ano po ang ibig sabihin? Paano? Kapatawaran ng mga kasalanan. Sunod na tanong, paano mapapatawad ang kasalanan? Kailangang dumanak ang dugo. Kaya may idea na po kayo kung paano kayo maliligtas. Simple lang ang kaligtasan. Para mapatawad ang kasalanan mo, kailangang dumanak ang dugo. Ngayon baka naman may magsabi sa akin ngayon, Pastor, nag-gets ko na. May baboy kami sa bahay, balikan ko muna. Katayin na natin para dumanak ang dugo. Yung sa hayop po, sa lumang tipan lang po yun. Okay? Papaliwanag ko po. Hebrew chapter 10. Hindi na po pwede yung hayop sa panahon natin na ialay. Hebrew chapter 10 verse 1. Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating, at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito, kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Yung ginawa nila sa lumang tipan ay anino lamang daw. Mayroon pong tunay. Ang tunay para sa atin, ito na po. Verse 4 at verse 5. Sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hindi na raw maaari yon sa panahon natin. Kaya para sa atin, ano po ang iaalay? Sino po ang iaalay? Verse 5. Ito na po. Verse 5, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo na isang alay at handog, ngunit ipinaganda mo ako ng isang katawan. Kaya hindi na po hayop. Ang iaalay para sa atin, mamamatay, magpapadanak ng dugo, walang iba kundi si Kristo. Ang katawan niya ngayon ang iaalay para mapatawad ang lahat nating mga kasalanan. Kaya papaliwanag ko ng detalyado ang kordero ng Diyos. Okay? Juan 3:17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Nakita ng Diyos ang ating kasalanan. Kaya para tayo maligtas,
Ang Diyos mismo, 2,000 taon nakakaraan, nagkatawang tao po siya sa katauhan ng Panginoong Jesus. Para saan? Para iligtas tayo. Anong ibig sabihin? Para patawarin ang ating mga kasalanan. Paano? Para mapatawad yon, siya ang magpapadanak ng kanyang dugo. Ibig sabihin, siya ang mamamatay. Kasi sa unang 1:3 verse 5, nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Mahalaga po ito. Sino po ang tinutukoy na sa kanya'y walang kasalanan? Ang Panginoong Jesus. Bakit? Siya lang ang pwedeng mamatay para po sa atin. Kaya nga nagkatawang tao ang Diyos. Wala siyang bahid ng kasalanan at siya lang po ang qualified na mamatay, magpadanak ng dugo para mapatawad ang ating mga kasalanan. At upang mangyari yon, ganito po. Tayong lahat ay galing kay Adan, kaya lahat tayo mga makasalanan. Kaya anong ginawa ng Diyos? Iniligay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang batang Hesukristo sa sinapupunan ni Maria. Mga kababayan, si Maria po ay hindi Diyos, kaya hindi, huwag niyo po siyang sambahin. Ginamit lang siya ng Diyos upang maipaglihi ang batang Jesus at isilang sa mundong ito. Kaya si Hesukristo, hindi siya galing kay Adan. Siya po ay ipinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kaya sabi, balikan ko yung talata kanina, sa kanya walang kasalanan. Mahalaga ito kasi siya po ang mamamatay. Walang kasalanan para po sa atin. Siya lang ang qualified para mamatay, pagbayaran ang ating mga kasalanan. Kaya 700 years bago siya dumating, sinulat na po ni Propeta Isaías sa Isaiah 9:6, darating siya na siya mismo ang makapangyarihang Diyos. Mahalaga po ang talatang ito. Gusto ko po kayo po ang bumasa. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Mahalagang maunawaan niyo ang talata. Marami po kasing grupo ngayon, mga relihiyon, na nagtatalo-talo, nagdidebate. Anong pinagdidebatehan? Ang Panginoong Jesus. Hindi raw siya Diyos. Yan ang nangyayari kapag wala kang alam sa Biblia. Ang talatang ito, tungkol sa Panginoong Jesus, isang bata, ang Panginoong Jesus ito. Batang lalaki, siya po ito. Siya rin daw po yung makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Kaya hindi sila maligtas-ligtas. Bakit? Ang tanging paraan para ka maligtas ay si Jesus. At kung hindi ka maniniwala sa Panginoong Jesus, hindi ka talaga maliligtas. Kaya ako pinakita itong talatang ito. Tandaan nyo, nagkatawang tao ang Diyos. Siya po yung isang bata. 2,000 taon na pong nakakaraan, dumating po siya sa Israel. Siya rin daw po yung makapangyarihang Diyos. Sabi ni Isaiah, siya rin po yung walang hanggang Ama. At sa panahon ni Timoteo, naintindihan ni Pablo ito. Sa panahon ni Pablo, naintindihan niya ito. Kito po ay testimony, patutuo ni Pablo. Nung naintindihan niya ang kaligtasan, ito po ang sinabi niya. Unang Timoteo, 1:15, sinulat niya ito para kay Timoteo. Babasahin ko po. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Kasi si Kristo pumarito para kanino? Para sa mga makasalanan. Kaya nga kahapon, pinilit natin na ituro sa inyo na kayo ay makasalanan. Kasi kung hindi ka makasalanan, wala kang kinalaman sa Panginoong Jesus. Kaya, dahil makasalanan ka, bad news kahapon. Pero ano yung good news ngayon? Dumating si Kristo para sa'yo. Napaka, pag naintindihan niyo po ito, masaya ka. Bakit? Halimbawa, tumawag po si Bongbong Marcos, dadalaw sa bahay nyo, ay, baka, pagkababa mo ng telepono, maya-maya, mga kapitbahay, darating si BBM bukas. Sarap ng pakiramdam mo, dadalawin ako, napaka-espesyal ko. Pero ang Panginoong Jesus, hindi nyo po alam, dumating siya sa mundong ito, pumarito, iniwanan niya ang kanyang trono, para raw sa mga makasalanan. Sino po ang makasalanan? Ako. Huwag niyo pong sabihin, tayo, ako. At never niyo pong sasabihin, ito pastor, nasa likod.
Pag ganun, hindi ka po maliligtas. Bakit? Si Kristo pumarito sa mga makakasalanan, gaya ko po. At sabi ni Pablo, ako ang pangunahin sa mga ito. Anong ibig niyang sabihin? Ako ang pinakamasama. Ganyan ang sinabi ni Pablo. Kaya para ka maligtas, dapat maunawaan mong makasalanan ka. Dahil yan ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Heso Kristo. Kaya ngayon may idea na kayo, madali nyo nang maintindihan ito. Ako rin po. Naririnig ko ang talatang ito, hindi ko ito naintindihan noon, pero sa Bible seminar naintindihan ko ng lubos. Ito ang aking pinangahawakang kaligtasan. 1:29, basahin po natin, 3:2:1. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kanina, sa Lumang Tipan, ipinaliwanag ko, di ba? Nag-aalay po sila ng kordero o ng tupa, di ba? Sa Israel, alam na alam po nila ito. Ang nagsulat nito ay si Juan Tagabautismo. Nakita niya si Jesucristo. Nung nakita niya si Jesucristo papalapit sa kanya, sinigaw niya sa buong Israel, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Madaling maintindihan noon sa mga Israelita. Bakit? Taon-taon may dala silang kordero. Kaya ang ibig sabihin ni John the Baptist, huwag na kayong magpagod taon-taon. Tapos na yung pagpapagod natin. Narito na. Siya na yung magsisilbing kordero. Tinuro niya si Kristo. Siya yung mag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Di ba may kanta? Kinakanta natin yan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kinakanta-kanta natin yan sa mga simbahan, pero hindi nyo naiuunawaan. Ako rin po, hindi ko yung nauunawaan noon. Pakanta-kanta rin ako. Pero yun ang favorite ko. Bakit? Holding hands yan eh. Huh? Holding hands yan. Pero dito po, sa Bible seminar, nung narinig ko po ito at pinapakinggan ko, ting, sabi po sa isip at puso ko, eto na pala. Kaya pala siya tinawag na kordero ng Diyos kasi siya yung iaalay ngayon. Siya yung mamamatay para sa akin. Siya ang magbabayad ng kasalanang hindi niya ginawa, ginawa ko. Pero siya ang mamamatay para sa akin. Kinakita ko, nahanap ko yung kordero ko 12 years ago. Hindi po hayop, kundi ang mismong Diyos, ang Panginoong Jesus, ang naging kordero ng Diyos na nag-alis sabi dito, kasalanan ng sanlibutan. Anong ibig sabihin ng kasalanan ng sanlibutan? Kasalanan ng buong mundo, ng lahat ng tao mula simula hanggang sa wakas. Kasama ako sa sanlibutang ito. Ganung naunawaan ko to, napatawad na pala lahat ng aking mga kasalanan. Si Kristo ang magsisilbing kordero ng Diyos. Dahil kay Adan, naging makasalanan tayong lahat. Ang ibig sabihin ng kasalanan ng sanlibutan sa English, sin of the world, mula kay Adan hanggang sa dulo, pinakahuling taong ipapanganak, yan ang buong kasalanan ng sanlibutan. Sabi sa 1:29, si Jesus, siya po yung kordero. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa Lumang Tipan, pinapatay yung mga kordero, mga tupa. Para sa atin, tupa ba? Hindi na po. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya, kailangan niyang pagdaanan ang bagay na ito. Pag-isipan niyo po, nung unang panahon, sa Roman Empire, alam niyo po ba, ang krus ay sumpa. Yan ang isip ng mga tao sa krus. Bakit? Nung unang panahon, ipinapako sa krus ang mga kriminal. Yan ang paraan ng Roman Empire para i-torture, parusahan ng mga kriminal. Kaya noon po, ang isip ng mga tao sa krus, dyan pinapatay ang mga salot sa lipunan. Pero ito, tinanggap ng Panginoong Jesus. Yung sumpa ng kasalanan, tinanggap niya para tayo mapalaya. Bago siya ipako sa krus, pinalo siya 120 times. Anong pinampalo? Binugbog talaga, gamit po ng mga pamalong ganito. Ganito po ang pamalo ng mga Roman soldiers noon. Sa dulo, may mga bato, matutulis na mga bakal. Bakit kailangan niyang paluin? Dati hindi ko ito naunawaan. Medyo
ako rin po ay isang pilosopo, di ko mawari, di ko maintindihan, bakit kailangan pa siyang pahirapan? Pwede namang ilibing ng buhay yan. Pero bakit kailangan niyang pagdaanan ito para tayo maligtas? Bakit? Sabi kanina, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya para dumanak ang dugo, ano ang kailangang mangyari sa kanya? Kailangang masugat. Tama mali. Kaya nga, nasugat po ang buong katawan niya, pinagpapalo siya. Ganito po. Ito po ay kuha sa pelikulang Passion of Christ para mas maipaunawa namin sa inyo. Nasugatan siya hindi. Tanong ko po, pag may sugat, ano pong lalabas? Kasi yun ang hinihiling ng kautusan, ng batas ng Diyos. Kailangang dumanak ang dugo. Kaya pinagpapalo siya 120 times. Ang lalakas po ng mga Roman soldiers. Ang lalaki ng katawan niyan. Isang banat ng pamalo, wasak ang kanyang, ay sobrang sakit po nun. Ito po yung hapdi na talagang masakit, kumikirot, isang palo lang, pero pinalo po siya higit 100 beses. Wala siyang kasalanan. Bawat tilamsik at dugong dumanak, para po yun sa inyong mga kasalanan. Para sa aking kasalanan. Ito po yung korona niya. Diyos siya, pero nilagyan ng koronang tinik. Sa Israel, ang kanilang mga tinik ay talagang matitigas. Kaya pag ilagay dito, babaon talaga yan sa ulo. Bakit sinuot niya ang koronang tinik? Dahil ang dami nating naiisip na kasalanan. At sobrang tigas ng ating ulo. Niyakap niya po yung krus noon. Niyakap. Kaya yung mga tao, kasi ang isip nila sa krus, sumpa, bakit mo yan niyakap? Sabi pa nila sa kanya. Bakit niya yun niyakap? Dahil tayo ang iniisip niya habang buhat niya yun. Yayakapin ko yung sumpa para sila mapalaya. Sabi po niya. Ipinako ang kanyang mga kamay. Bakit? Ang dami nating nagagawang kasalanan dito sa kamay. Ipinako ang paa. Bakit? Kung saan-saan tayo pumupunta. Bago po siya mamatay, tinusok po dito sa tagiliran ang puso niya. Bakit? Ang puso natin, mandaraya. Kaya lahat niyan pinagdaanan ng Panginoong Yesus. Ganito po yung mga pako. Bakit? Dahil kailangang dumanak ang kanyang banal na dugo. Dahil yun na lang ang paraan para tayo makapunta sa langit. Kaya lahat nagkasala dahil kay Adan. Si Adan ang kinatawan ng mga makasalanan. Nariyan po ang picture ninyo. Nandyan din po ang picture ko. Kasi kung wala dyan, hindi ka maliligtas. Kasama ka po dyan. Yan ang kasalanan ng sanlibutan. Gamit ang dugo ng Panginoong Hesus, ipinako siya sa krus para pagbayaran lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga siya po yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tingnan niyo po ito. Dapat maunawaan niyo po yung kasalanan ng sanlibutan. Okay? Mula kay Adan hanggang sa huling tao, ikaw po ito ngayon 2022. Kasama ka po sa kasalanan ng sanlibutan. Nung namatay si Kristo, lahat ng kasalanan mula kay Adan hanggang dun sa dulo, pinagbayaran na po niya. Kaya nga, siya po ang umalis ng ating mga kasalanan. Ang kasalanan ng buong sanlibutan. Tanong ko, kasama ka ba sa sanlibutan? Tanong ko, paano yung kasalanan mo? Napatawad na ba? Hindi pa. Napatawad na. Hindi ka pa pinapanganak, 2,000 taon, namatay po siya. Ipapaliwanag ko po ng detalyado para maintindihan niyo yung kaligtasan. Isaiah 53 verse 6. Kayo po ang bumasa, sabay-sabay. 3, 2, 1. Tingnan niyo po yung talata. Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ganito po yon. Kanina, sa lumang tipan, yung kasalanan ng Israelita, ipinasan doon sa hayop. Tama, nakita niyo yon? And then yung hayop, pinatay. Sabi dito, ipinasan sa kanya, ipinasan ng Panginoon kay Jesus lahat nating mga kasalanan. Parang ganito po. Ang kasalanan ng buong sanlibutan, kasama yung kasalanan mo dyan, tingnan niyo po. Ipinasan sa kanya. Bakit hindi tayo ang nagpasan sa kanya? Kasi lahat ng kasalanan mo, hindi mo naaalala, tama?
Pero yung kasalanan mo, kahit yung gagawin mo, alam ba yun ng Diyos? Hindi. Alam, lahat, mula simula hanggang wakas, alam niya, hindi. Pangawakan niyo po ito. Lahat ng kasalanan natin, ang Diyos ang nagpasan kay Kristo. Ibinigay niya kay Kristo. At dahil yung kasalanan ng sanlibutan na kay Kristo, siyang ang magsisilbing korderong pantubos, kaya kailangang dumanak ang kanyang dugo. At para dumanak ang kanyang dugo, kailangan niyang magdusa sa krus. Lucas 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Sino po yung nawala? Bawat isa sa atin. Para tayo maligtas. Kaya ganito po ang pinagdaanan ng Panginoong Jesus. 6 na oras, nakabitin sa krus. Sipin niyo po, habang humihinga po siya, lahat ng sugat bumubuka, dumadanak kang dugo. 6 na oras po, sobrang sakit nun. Habang hinahabol niya ang kanyang hininga, mas napipiga yung dugo sa kanyang katawan. Ito na po yung namatay siya, binaba siya. Ganito po inalarawan ng Biblia ang kanyang katawan, nagkasugat-sugat. Sobrang hirap po dahil sobra-sobra ang ating mga kasalanan. Kasi Isaiah 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Siya po ang nagdusa at tayo po ang nagbenepisyo. Siya ang naghirap, siya yung binugbog, pero para ito sa ating kapayapaan. Naintindihan po ninyo? Yan ang magandang balita. Yan ang ginawa ng Diyos. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Bago po siya namatay, isang paninigurado, isang salita, simbolo ng paninigurado na lahat ng kasalanan natin, bayad na. Sinabi niya sa krus bago siya malagutan ng hininga, 1:19-30, kayo po ang bumasa, 3, 2, 1, sa English, it is finished. Sa ibang salin, tapos na. Anong ibig niyang sabing tapos na? Tapos na niyang pagbayaran ang mga kasalanan nating lahat. Ang ibig niyang sabihin, huwag na kayong mag-alala. Alam niyo po, binaba siya. Pagkatapos ng 3rd araw, nabuhay siyang muli. Nung 3rd araw, anong unang sinabi niya? Kapayapaan ang suma sa inyo. Peace be with you. Bakit? Malaya na kayo. Lahat ng kasalanan niyo, pinagdusahan ko na, pinatawad na, dahil namatay na ako at ngayon muling nabuhay. Kaya pag naunawaan mo po ito, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan sa iyong puso. Mga kababayan, tubos na, napatawad na lahat ng ating mga kasalanan. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Bakit parang malungkot pa rin kayo? Higit pa ito, para kang umutang ng 10 milyon at sabi sa'yo, bayad na ang utang mo. Masaya ka, hindi? Anong ibig sabihin nito? Hindi ka na pupunta sa impyerno. Dahil pinatawad na, may nagbayad ng kasalanan mo. Malaya ka na. Siya ang namatay, hindi ikaw. Sino ang namatay? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon ang magandang balita. Papakita ko po ang kanyang pinagdaanan para mas maintindihan nyo kung gaano niya kayo minahal. Pag-isipan nyo po ang kanyang pagmamahal habang pinapanood nyo. Ganito po ang dinanas ng Panginoong Hesus sa krus para tayo madalas sa langit, para tayo maligtas. Wait! Santo! Santo! Santo!
Quattordicim! Quindicim! Sedicim! Gusta! Gusta! Rosa Pulcherrima. Affigite illum, regem vermum. Ave, rex verminodus, ave. Homo regalis. Yeah.
to him. So yun po ang pinagdaanan ng Diyos. May kasalanan ba siya? Wala. Sino ang nagkasala? Tayo. Tayo ang dahilan kung bakit nagkaganon siya. Bakit? Dahil ganyan karumi ang ating mga kasalanan. Pero alam niyo po, ang magandang balita ito, mas malawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga tinanggap niya lahat ng parusa. Ito po ang tunay na pag-ibig na gusto naming maintindihan nyo. Hindi mo pa ito alam, pero namatay na siya 2,000 taon nang nakakaraan kasi yan lang ang paraan para mapatawad ang ating mga kasalanan. Tanong ko, dumanak ba ang dugo? Hindi. Dumanak. Ubus ang dugo. Lahat yon para sa kapatawaran, kabayaran ng lahat nating mga kasalanan. 2 bagay ang maiintindihan natin doon. Nakakalungkot dahil ganyan talaga ang kasalanan, di ba? Pero at the same time, may kasiyahan tayo. Bakit? Dahil sobrang minahal tayo ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang buhay para po sa atin. Yan din po ang naintindihan ko. 12 taon na po ang nakakaraan, naligtas ako dahil naunawaan ko ang dugo ni Kristo, pinambayad niya sa lahat ng aking mga kasalanan. Napakaraming talata ngayon sa Biblia madali nyo nang maintindihan. Halimbawa, Efeso 1.7. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Madali na lang intindihan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, kapatawaran yon ng ating mga kasalanan. At sabi ng Biblia, yan ang tunay na biyaya. Sa mundong ito, marami. Gusto nilang marinig pagpapala, blessing, biyaya. Pero ibang biyaya dito sa Biblia. Sa mga tao, ano po ang biyaya? Kumare, mapalad ka dun sa anak mo, abogado na, biyaya. Yan ang biyaya sa sanlibutang ito. Mapalad ka, pare. 80 anyos ka pala, ka na, lakas mo pa rin. Biyaya yan ng Diyos. Mapalad ka dahil mayroon na kayong mansyon, mayaman ka na. Hindi po yan ang tunay na pagpapala. Ang tunay na biyaya o pagpapala ito, yung dugo ni Kristo na pinampatawad niya sa ating mga kasalanan para hindi ka na mapunta sa impyerno. Yan ang bisa ng kanyang dugo, yan ang ating kaligtasan. Kaya sana, ngayon naunawaan nyo na, minahal kayo ng Diyos na nung hindi nyo pa siya kilala, minahal niya kayo at pinatunayan niya sa isang lugar at yun po ang krus. Kaya dati sa Roman Empire, sumpa yan. Naging sumpa siya para sa atin. Maraming tao hindi ito naiintindihan. Kaunting kibot pag may nadaan ng simbahan. Hindi naiintindihan. Alam niyo ba, sumpa iyan. Pero tinanggap niya yung sumpa para tayo mapalaya sa sumpa, namatay siya sa krus.
Kaya dapat ang krus na yan ay hindi po parang ginagawang ritual. Ang krus na yan dapat nasa puso natin. Dapat na intindihan mo, nagpakasakit siya, namatay siya para kailigtas. Yan ang kaligtasan po natin. Next. Ang tanong, kahit mga Muslim, alam po yan na namatay si Kristo sa krus. Kahit sinong tao, alam naman eh. Pero dito ngayon sa ipapaliwanag ko, maring masabi nyo talagang ligtas na kayo. Ang tanong ngayon, nung namatay si Kristo, anong kasalanan natin ang pinatawad niya? Mahalagang tanong to. Okay? Hebreo 9:12. Isa ito sa pinakamahalagang talata sa Bagong Tipan. Gusto ko po basahin natin sabay-sabay, dahan-dahan, 3, 2, 1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Kaya ang kaligtasan, kapatawaran ng mga kasalanan. Paano mapatawad ng kasalanan? Kailangang dumanak ang dugo. Dumanak na ba ang dugo ni Kristo? Hindi pa. Ngayon, nung dumanak, ano ang tiniyak niya? Sabi dito, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Anong ibig sabihin nito, mahalaga? Papaliwanag ko po. Ang pinakasentro ng kasaysayan si Kristo na matay siya sa krus. Bago siya nalagutan ng hininga, ano po yung sinabi niya? Natupad na. It is finished. Tapos na. Ganap na. Tapos ko nang bayaran ng lahat niyong mga kasalanan. Linis na lahat ng kasalanan niyo. Sa Lumang Tipan, taon-taon silang nag-aalay ng mga hayop. Pero nung namatay si Kristo, ang bisa niyan, mula sa simula hanggang sa wakas. Kaya nung namatay siya, sa pamamagitan ng kanyang dugo, sabi ng Biblia, tinitiyak niya ang walang hanggang katubusan. Parang ganito po to, ikaw po ito. Ang ibig sabihin ng walang hanggang katubusan, kasi tayo makasalanan, di ba? Mula nung ipinanganak ka hanggang ngayon, marami ka nang nagawang kasalanan, tama mali. Mula ngayon, mamaya uuwi kayo hanggang mamatay ka, makakagawa ka pa ng kasalanan, hindi na. Makakagawa ka pa rin. Tao lang tayo, tama? Kaya ang ibig sabihin ng walang hanggang katubusan, ang ating nagawang kasalanan, ginagawa, kahit yung gagawin pa lang natin, lahat yun, tinubos na niya, pinatawad na niya. Kaya sinasabi, walang hanggang katubusan. Sa harap ng Diyos, wala ka ng record. Parang sa NBI, may clearance ka na. Lahat ng kasalanan niyo, mga kababayan, pati ako, noon, ngayon, pati yung gagawin mo sa hinaharap, sabi ng Biblia, walang hanggang katubusan. Kaya tanong ko, sa mata ng Diyos, may kasalanan ka pa ba? Wala na. Wala na. Pero bukas, makakagawa ka pa ba ng kasalanan? Hindi na. Makakagawa ka pa. Pero tanong ko, bayad na ba yun? Hindi pa. Bayad na. Yan ang ibig sabihin ng walang hanggang katubusan. Kapag namatay ka, saan ka ba pupunta? Langit, impyerno? Langit na. Kasi bayad na lahat ng aking mga kasalanan. Yan po ang kaligtasan, mga kababayan. Okay? Para maintindihan nyo, ipapaliwanag ko. Kasi alam ko yung iba, ganito yung nasa isip. Parang alanganin na, pati yung gagawin ko, natubos na. E di pwede na palang magsugal bukas. Yung tropa ko sa kanto, naghihintay na sa akin. Karakros na kami. O, pag-isipan po natin. Kasi may mga ganun po mag-isip. Nandito lahat sa Biblia ang sagot. Isa-isahin ko kasi alam ko po, galing ako dyan, kaya alam ko po yung mga tanong ninyo. Gusto ko malinaw lahat. Tingnan nyo po. Namatay si Kristo, buhay ka na, hindi pa. Wala ka pa dito, tama? Wala pa tayong lahat nung namatay siya. Ikaw po ito. Kanya-kanya tayong birthday. Ngayon, 2022. Mula ngayon, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Makakagawa pa rin tayo ng kasalanan kasi tao lang tayo. Kaya tayo, mayroon po tayong past sins na gawang kasalanan, present sin, mga ginagawang kasalanan, future sins, pati yung gagawin pa lang. Ito po ang ibig sabihin ng walang hanggang katubusan na sinabi ng Hebreo 9:12. Tingnan nyo po. Nung namatay si Kristo, yung ginawa mong kasalanan, napatawad na niya.
Yung ginagawa, kasama doon. Pati yung gagawin pa lang, kasama. Pag nag-rapture, at naniwala ka dito, makakasama ka po. Naintindihan? Bakit? Sa mata ng Diyos, wala ka ng kasalanan. Pero yung ibang, hindi nila ito maintindihan. Pastor, ibalik ko po. Igagawin ko pa lang eh. Napatawad na parang imposible. Tanong ko, nung namatay ba si Kristo, nandito ka na? Wala pa. Wala ka pa ngang nagagawang kasalanan, di ba? Kaya para sa Diyos, future yung lahat. Hindi mo pa nagagawa. Pero nung namatay siya, alam niya, ipapanganak ka, magkakasala ka. Hanggang sa dulo ng buhay mo, magkakasala ka. Kaya, nung namatay siya, sabi niya, tiniyak ko na, walang hanggang katubusan. Ito ang paniwalaan niyo. Wala ka ng kasalanan. Bayad ko na. Tingnan niyo uli, past, present, future. Sino ang makakapunta sa langit? Taong walang kasalanan. Tanong ko, may kasalanan pa ba kayo? Wala na. Wala na! Yes po, tama. Kung wala na pwede na sa langit, yan ang ibig sabihin po ng kaligtasan. May ginawa kayo? Wala. Wala. Kaya nga magandang balita. At pag nag-rapture, yan ang pananampalataya. Tingnan nyo po, makakasama ka. Nawala na yung takot, di ba? Nung mga unang araw, patay, maiiwan ako. Yun ang isip natin. Ako rin, maiiwan ako nito. Paano kaya ito? Pero nung narinig ko po ito, masaya na rin po ako. Anytime. Anytime. Yes, totoo. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinakpan na po niya. Okay? Pero may mga tao, ganito po, nakakatakot. Ang napatawad lang daw ni Kristo, yung hanggang ngayon. O, tanong ko, kung hindi pa napapatawad yung gagawin mong kasalanan, sino ngayon ang mamamatay? Alangan namang taon-taon nyo siyang ipako sa krus, maawa naman po kayo. Yung iba, especially dito sa Manila, nakakatakot ang mga pinaggagawa. Kasi ang paniniwala nila, ngayon lang yung napatawad. Yung gagawin nila, anong ginagawa nila? Pagmahal na araw, sige. Nakakatakot yun. Bakit? Para mo pong sinasabi, ay walang kabuluhan yung ginawa ni Kristo. Walang kwenta yun. Nakakatakot, karumal-dumal yun sa Diyos. Yun po ay paglapastangan sa krus ng Panginoong Jesus. Na ikaw ang magaganon-ganon, eh madumi yung dugo mo eh. Kaya lang hindi nila alam. Yung iba po nagpapapako pa sa krus. May isang probinsya, nagpapapako sila sa krus. Alam nyo po, ito ay isang karumal-dumal at paglapastangan sa ginawa ng Diyos. Pero yan ang nakagisnan natin. Mali po yun. Si Kristo, sabi niya, walang hanggang katubusan. Minsan, magpakailanman, tinapos na po niya. Ano po yung ginamit niya? Kanyang banal na dugo. Minsan, magpakailanman, walang hanggang katubusan. Minsan lang siyang namatay sa krus, 2,000 taon ang nakakaraan. Ang bisa noon, mula simula hanggang wakas, lahat ng taong maniniwala, tubos sila, napatawad sila. Naintindihan po ninyo? Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya tingnan niyo po, past, present, future, may resibo po tayo. Tubos na, bayad na. Ano ang resibo natin? Ito pong Biblia. Kaya tayo nag-Bible seminar. Narito ang kaligtasan, may resibo na. Para maintindihan nyo, lagi namin ginagamit, kumain ka po sa Jollibee. Sa Jollibee po, kain muna o bayad muna? Bayad muna, tama? Nag-order ka, nagbayad ka, anong ibibigay sa'yo? Resibo. Ngayon, hinintay mo yung pagkain sa upuan, binigay, bayad yun hindi? Bayad. Kinain mo, bayad yun hindi? May natira, iti-take out mo dun sa anak mo, bayad yun hindi? Dahil may resibo tayo, hindi na tayo takot. Tama? Ganun ang kasalanan natin. Pati yung gagawin lang natin, parang yung take out kanina sa Jollibee, bayad na yun, sabi ng Biblia. Ito yung resibo. Naintindihan nyo, ganun ang ginawa ng Panginoong Jesus kasi wala ka pa, namatay na siya sa krus. Dahil mahal na mahal po niya tayo. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Paid in full. Bayad na po lahat ng kasalanan nyo. Yan po ang panghawakan nyo mga kababayan. Okay? Kaya kahapon, ipinaliwanag ko makasalanan tayong lahat. Papunta tayo sa impyerno. Kaya ang mga mukha natin kahapon, malungkot. Pero ngayon, may kasalanan pa ba? Wala na. Wala na. Dahil sa dugo ni Kristo, walang hanggang katubusan. Ngayon,
Kung ligtas ka na dahil sa dugo ni Kristo, saan ka napupunta? Langit. At kung talaga sa puso nyo naintindihan nyo ito, hindi ka na malungkot. Masaya na po. Pasensya na, kalbo po siya. Wala akong pinapatamaan. Ang malaga dito yung mukha. Ako rin po, natanggap ko ang tunay na kasiyahan sa puso ko, pinuno ng Diyos yung puwang sa puso ko sa pamamagitan ng kaligtasang ito. Tubos na lahat ng mga kasalanan mo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya maraming kanta sa himno, iisa ang sinasabi, dugo ni Kristo. Ngayon, maiintindihan nyo na. Example po, tingnan nyo po ang kantang ito. Pakinggan nyo ang lyrics. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood? Tanong ko po, nahugasan na ba kayo sa dugo ng kordero? Nahugasan na. May kasalanan pa? Wala na. Paano yung magagawa nyo bukas? Bayad na, hindi pa? Bayad na. Pag namatay, sa langit o impyerno pa rin? Good news yun. Yan po ang tunay na kaligtasan. Okay? Sa Hebrew, Jesus, at sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo. Sabi dito, minsan lang siyang inialay ang bisa magpakailanman. Okay? Ngayon, alam ko may mga tanong pa. Paano kung nakagawa ka ng kasalanan bukas? Nawawala ba ang kaligtasan? Sasagutin po yan ng Biblia. Nakagawa ka uli ng kakasalanan bukas, ligtas ka pa rin ba o hindi na? Ligtas ka pa rin. Dahil sa talatang ito. Juan 10:28, basahin po ninyo, 3, 2, 1. Niligtas na tayo ng Diyos at hinding-hindi niya na tayo hahayaang mapunta sa impyerno. Kasi kung mapupunta pa rin tayo sa impyerno, anong silbi ng hirap niya sa krus? Tama? Ngayon, kapag nakagawa ka ng kasalanan, ligtas ka pa rin. Ligtas ka pa rin. Okay? Pero ito po, may mga tao, pati sa panahon ni Pablo, so ibig bang sabihin, kung napatawad na yung gagawin kong kasalanan, di gagawa na uli ako. May mga ganong tao, sabi nila, huwag niyong ituro yung ganyan. Bakit niyo tinuturo na pati yung gagawin kasalanan na patawad na? Kasi, kung napatawad na yon, di pwede na kaming gumawa ng kasalanan. Pastor, mambababain ako. Dati pinag-iisipan ko pa. Ngayon, tatlo. Pwede na maging tatlo, asawa ko. Eh salamat, ganyan ang pangaral nyo. Eh napatawad na yung gagawin, hindi po. Sa panahon ni Pablo, ganyan din po ang sinasabi ng mga tao. Kung napatawad na yung gagawin pa lang, so pwede na magkasala? Ito ang sagot ni Pablo. Roma 6:1-2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Anong sabi niya? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paroon? Sa Bible seminar to, ganito po ang aking pagpapaliwanag para maintindihan nyo. Kasi yung iba, nasasabi nila yon, ang mga taong nagsasabi na gagawa na sila ng kasalanan kasi napatawad naman na, sila hindi nila naintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Para maintindihan nyo ito, ang papaliwanag ko. Halimbawa, ikaw po ito, laking probinsya. Matalino, maganda yung punto ng iyong pag-i-English. Okay? Kaya, natanggap ka sa call center. Pero ang trabaho mo po, graveyard shift yung tawag, panggabi. Alas 10 hanggang alas 4, alas 5 ng madaling araw. Lumuwas ka po dito sa Maynila, nagrenta ka lang ng room, pero malaki naman ang sahod mo. Ang problema, pagod ka, kaya hindi ka makapagluto ng almusal, tanghalian, at hapunan. Kaya ang ginagawa mo, may grab naman, nagpapagrab ka na lang. Dahil sa pagod po, mag-aalam ka po ng alas 7,
Pag nag-alarm, mag-o-order ka ngayon sa Grab, Jollibee. Yan ang agahan mo. Pagkatapos mong makakain, tutulog ka uli, mag-aalarm ka ng alas 12, maya-maya mag-order ka naman ng ibang fast food. Alam niyo po, kung minsan-minsan kumain ng fast food, okay lang. Pero pag inaraw-araw mo yan, madali kang mamatay kasi sobrang mantika po niyan. Okay? Kaya ito po inaraw-araw na niya. Pagkatapos po ng pagtatrabaho niya ng 3 taon, lumobo po siya. Tumaba. Isang araw po, hindi makahinga. Dahil sa pagod po yat, busog pa, natulog, medyo binabangungot na tinakbo sa ospital. Ano ang findings? May dali na ang puso, may bara. Kaya hindi mo alam, ikaw po yung taong yon, nasa ICU ka, nag-aagaw buhay. Kaya ngayon, lumuwas ang magulang mo, doon po sa, halimbawa, PGH, kinausap ng doktor, tay, anak nyo po yung pasyente, opo dok, kailangan natin ng heart transplant. Tatay, bigyan ko kayo ng 72 hours, maghanap kayo ng donor, kung hindi mamamatay yung anak nyo. Mahirap ito. Yung tatay mo, nag-isip, kinausap ng doktor, ang hirap. Pagkatapos po ng 24 hours, 48 oras na lang ang natitira, nag-rounds yung doktor. Kinausap uli yung tatay mo, tay. Ikaw po hindi mo alam, wala kang malay, nag-aagaw buhay sa ICU. Kaya ang tatay mo ngayon, medyo malakas pa nag-decide, dok, pwede yung puso ko yung ibigay? Mahal ko yung anak ko, marami pa siyang pangarap. Mahal ko yan. Kaya sabi ng doktor, tay, alam mo yung sinasabi mo, ikaw po ang mamamatay. Okay lang dahil mahal na mahal ko yan. Kaya sabi nila, pirma po kayo ng waiver. Sige, uoperahan namin kayo. Kung pumapayag kayo, yung puso nyo ibibigay sa anak, buhay siya, patay kayo. Okay lang, dok. Anak ko yan. Mahal ko siya. Kaya dinala po kayo sabay inoperahan. Hindi mo alam. Kaya binigay yung puso ng tatay mo sa'yo, si tatay patay na, hindi mo po alam. Ngayon, medyo nagising ka pagkatapos po ng 3 araw, nagising ka na. Hindi ka pa pinagsasalita. After po ng 1 week, nakakaupo ka na. Pero nagtataka ka. Lahat ng mga sinanay, mga kapatid mo nandun, dumadalaw. Pero si tatay parang hindi pa ako dinadalaw. Hindi pa na niya pinagtatapat. Lumakas ka na, nakapag-therapy ka na, nakakalakad ka na uli, hanggang sa nakalabas ka. Doon na nila pinagtapat. Patay na ang tatay mo. Bakit? Yung puso niya nasa iyo. Ito ngayon ang tanong ko. Banat uli ng fast food, tanong ko po sa inyo. O order? Ah, tapatay na si tatay. O sige, order uli ako ng Jollibee. Kapag ganun ka po, hindi mo naintindihan ang pagmamahal ng tatay mo, tama? Kung talagang naintindihan mo yung puso niya, yung pagmamahal niya sa iyo, sa tingin ko po, makita mo lang yung Jollibee, may sasakyan ka, mag-u-turn ka. Bakit? Napapaalalahanan ka ng kamatayan ng tatay mo. Tama, mali. Ganun po yung kasalanan. Hindi nyo pwedeng sabihin sa akin, kung talagang naintindihan nyo yung sakripisyo ni Kristo sa inyo, hindi nyo po ako pepilosopohin na sasabihin, kung napatawad na yung gagawin ko, Pastor, pwede na palang magkasala. Hindi ho. Lahat ng nakaunawa ng salita ng Diyos, naligtas, iba ang isip nila. Iiwas na sila sa kasalanan. Tama, mali. Ganun po ang pagkaunawa ng pagmamahal ng Diyos. Hindi mo na mai-enjoy. At kahit kumain ka pa nito, mag-i-enjoy ka, hindi. Hindi. Maaari, habang kumakain ka, umiiyak ka, sabi ng kuro, Sir, anong pinagdadaanan mo? Burger lang yan, iiyakan mo. Pero hindi niya alam ang kwento mo, di ba? Pwede mong ikwento, umiiyak ako, bakit? Dahil sa pagkain ko ng fast food, namatay ang tatay ko, ewan ko ba, medyo nasabik lang ako ngayon. Pero hindi mo na yung tatapusin, tama? Ganun din po, makakagawa pa kayo ng kasalanan, pero hindi na masayang gumawa ng kasalanan. Tama? Yan ang pagkaunawa sa pag-ibig po ng Diyos. Kaya nga, please be careful with my heart. Kaya, next na tanong, ano ang mangyayari kapag nakagawa ka ng kasalanan? Ligtas pa rin, hindi na. Ligtas pa rin. Langit pa rin, pero may mangyayari. Ano ang gagawin ng Diyos? Ito po. Hebreo 12:6. Kapag gumawa ka ng kasalanan, bukas nagpatuloy ka, ito ang gagawin ng Diyos. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1.
Dito na papasok ang pamamalo at disiplina ng Diyos. Kung ligtas ka na ngayon, makakagawa pa tayo ng kasalanan, di ba? Yung mga kasalanan, slight-slight lang, sabi ng Diyos, kasi bata ka pa. Pero pag sinasadya mo, iba na yun, kahit mag-sorry ka, amin na yung palo. Ganun ang tatay at nanay natin, di ba? Bakit tayo pinapalo? Dahil mahal nila tayo. Tama mali? Ganun din po sa anak ng Diyos. Ligtas na kayo, hindi na yun mawawala kahit magkasala ka. Pero kung nagpapatuloy ka sa pagkakasala, papaluin ka ng Diyos. Paano siya mamalo? Pwedeng magkasakit ka. Pwedeng may problema sa pamilya. At yung alam niyang mahal mo, minsan dun niya idadaan yung pamalo niya. Yung alam niyang masasaktan ka. Yan ang mga tunay na Kristiyano. Ang mga tunay na anak ng Diyos, kapag nagkamali, pinapalo po sila ng Diyos. Ako rin po, kapag medyo may sakit ako, chine-check ko yung sarili ko, baka nagiging tamad na ako sa pangangaral. Baka palo na ito ng Diyos. Pag may sakit ang anak ko, chine-check ko yung buhay ko. Kasi baka pinapalo ako ng Diyos. Kaya lahat, kapag naligtas ka, sensitive ka na po sa kasalanan. Hindi ka na basa-basang gumagawa. Pero nakakagawa pa rin tayo. Hindi tayo perpekto. Pero ito po yung sure sa Biblia, ligtas ka anumang mangyari. Pag nagkasala ka, may palo. Yan po. Tanong, eto na. Paano po kung nakagawa ka ng kasalanan at di ka nakapagsisi? Tanong, langit pa rin, impyerno na. Sino po nagsasabi, langit pa rin? Sino nagsasabi, impyerno na? Yung iba, ano sa inyo? Gitna, pastor, gitna para safe. Tama po. Langit pa rin. Langit pa rin. Kasi tapos na siyang pinagbayaran ng inyong mga kasalanan. Alam niyo po, nilalagyan ko lang ng kaunting panglito. Bakit ko ginagawa? Para ma-sure, maipa-sure ko sa inyo. Kasi kung hindi ka maligtas, delikado, paano pag nag-rapture, maiwan ka? Kaya ulitin ko, hindi ka po nakapagsisi. Langit, impyerno. Langit! Ganyan dapat kasigurado ang kaligtasan nyo. Naintindihan? Langit. Ito po, may talata. 1:5-24. Para maintindihan nyo, langit pa rin. Hindi ka nahahatulan. Basahin po ninyo. 3, 2, 1. Katotohanan. Ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa hindi ka na darating sa kahatulan, may buhay na walang hanggang ka na. Yes po. Kaya para sigurado kayo sa inyong kaligtasan, ang pananampalataya o faith ay dapat nakaangkla saan? Sa katotohanan, huwag po sa damdamin. Kasi yung damdamin nagbabago, bago. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Minsan po kasi, natapos na yung Bible seminar. Ngayon po, matagal na sa church ang taong ito. Pag tinanong mo, Nay, ligtas ka na ba? Bigla, iiyak na yan. Pastor? Sa tingin ko, hindi pa. O bakit po? Kasi may narinig po ako. Nung naligtas daw siya, para siyang lumulutang sa saya. Pastor, wala akong nararamdaman eh. Ang kaligtasan, hindi po sa nararamdaman. Yung iba po, hindi pa siguro, Pastor. Bakit? Eh, yung isa po, nung narinig ko, naligtas daw siya, iyak siya ng iyak. Ako, wala. Ang kaligtasan, hindi po sa luha, hindi po sa damdamin. Tignan natin ang Biblia, para sure, ito po ang pangawakan nyo. Pag sinabi natin naligtas, na born again na, Unang Pedro 1:23, ipinanganak na kayong muli na born again ka na, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nanatiling salita ng Diyos. Naligtas kayo dahil sa salita ng Diyos. Ano yung salitang yon? Verse 25, sa huling bahagi. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Ano ang magandang balita? Namatay si Kristo, nagdanak ng dugo para pagbayaran lahat ng kasalanan mo. Kaya tanong ko, ligtas hindi? Ligtas. Kahit hindi kayo umiyak. Ako po pag nagka-counseling, hindi ko po tinitingnan yung pag-iyak. Kasi may iyak ng iyak, kinalingguhan, wala na. Maiyakin lang, mababa lang ang luha. Hindi yun mahalaga yung iyak.
Kahit ngayon, wala kang nararamdaman, pero naunawaan ng puso mo na wala ka ng kasalanan, minahal ka ng Diyos, tubos ka na, yun ang kaligtasan. Kaya wag po kayong dumipende sa pakiramdam kasi nagbabago yun, di ba? Ngayon masaya ka, bukas masaya ka pa ba? Hindi na ho. Tama? Ang damdamin minsan, feeling mo, gwapo ka. Pero hindi naman, di ba? Kaya wag kayong tumingin sa damdamin para sa kaligtasan. Yung iba, ito po. Minsan matagal na sa church, paulit-ulit nagba-Bible seminar. O, ligtas ka na ba? Pastor, parang hindi pa rin. Bakit? Bakit paulit-ulit akong nakakagawa ng kasalanan? O, tingnan natin. Tingnan natin ang Biblia. Hebreo 10:17. Kung makagawa ka uli ng kasalanan bukas, tao ka lang eh. Ano ang pangako ng Diyos? 17. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Napatawad na yun eh. Bayad na yun, kaya hindi na inaalala ng Diyos. Tanong ko, bakit mo pa inaalala? Kaya move on ka na. Tapos na. Pinatawad ka na, ikaw naman nagmumukmuk pa. Ay, hindi pa siguro. Kaya na maraming tao kawawa, naawa po ako, pupunta sa simbahan. Anong sasabihin? Panginoon, patawad po. Di ba? Oh, yung bata, patawad po. Umiyak, ganun pa yung iyak niya. Sorry, Panginoon. Pero anong sinasabi ng Biblia? Napatawad ko na yan, sabi ni Kristo. 2,000 taon na nang nakakaraan, tapos na. Ano ang pangawakan nyo? Dapat salita ng Diyos. Huwag yung inyong damdamin. Last po. Minsan po, ito pa. Ako po, pag nangangaral, masaya. Pagkatapos po ng Bible seminar, minsan kung kulang ang counselor, nagka-counseling ako. Tatanungin ko ngayon, o kayo na, ligtas na ba? Sabay ang sagot ba naman sa akin, Pastor, Diyos lang ang nakakaalam. Sabi ko, 2 oras akong nagsayang ng laway. Diyos lang ang nakakaalam. Hindi po. Ito na sa Biblia. Malalaman na natin habang buhay tayo. Efeso 2:8. Kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. Sabi sa biyaya, kayo'y naligtas. Sinabi ba niya, kayo'y maliligtas pa lang? Sabi niya, naligtas. Tapos na, hindi pa. Tapos na. Ligtas ka na, sabi ni Pablo. Sinabi niya ito sa mga taga-Efeso. At ngayon, sinasabi ng Biblia, kayong mga taga-Quezon City, sa biyaya ng Diyos, naligtas na kayo. Oh, pwede niyo bang sabihin, Diyos lang ang nakakaalam? Hindi po. At kung Diyos lang ang nakakaalam, pwede natin siyang sumbatan pag nandun na tayo. Pwede natin sabihin, ang daya niyo, Panginoon. Nung buhay ako, hindi niyo sinabi. Sabay ngayon, nandito, harap ako sa inyo, impyerno pala ako. Kaya walang kabuluhan yung sinasabi nilang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya may Biblia. Ang Biblia, binigay ng Diyos para malaman mo ang iyong kaligtasan. May kalendaryo tayo, tama? Ano bukas? Sabado. Tingnan niyo po sa kalendaryo, bukas, Sabado. Tama, mali? Pwede yung sabihin, Diyos lang ang nakakaalam. Sabado, bukas, Diyos lang nakakaalam. Parang ganun lang. Sabi ng Biblia, ligtas ka na. Ipinamalita na ito, kaya panghawakan mo. Sabi na ng Diyos ngayon, anong gusto nyo? Saka pa lang o ngayon na? Kung ako ngayon na, sigurado na eh. Tama, mali. Oo. Halimbawa, doktor, gagaling ba ako, dok? Diyos lang nakakaalam. Ay, hindi ka nababalik sa doktor na yun. Anong silbi, di ba? Diyos lang nakakaalam. Kaya dito po, nalaman na natin, ligtas na. Kayo po, ligtas na, hindi pa. Akala ko eh, may sasagot. Diyos lang nakakaalam. Mag-i-extend po ako ng 2 hours pag ganon. So sure na kayo, ligtas na. Wow, sige po. Pero isusure ko pa, minsan sigurista po ako talaga. Bakit ayaw naming may pakawalan sa pintuang yan na hindi paligtas? Kung magagawa ko lang po, ang gusto namin lahat kayo maligtas. Isa pa, ang tanong ngayon, kailan ka naligtas? Namatay si Kristo 2,000 taon nang nakakaraan. Dapat alam mo ang kaligtasan mo. Bakit? Ang mga pupunta sa langit, 2 ang kanilang birthday. Una, physical. Pangalawa, spiritual. Kaya ang kaligtasan, yan ang tinatawag nating spiritual na kaligtasan. Sa ibang salin, born again.
Kailan ka na born again? Kailan ka naligtas? Nasa Biblia po, Colossians 1:6. Babasahin ko po. Yung ebanghelyo, sabi dito, na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawa ng biyaya ng Diyos sa katotohanan. Kaya may araw ang kaligtasan. Yun ang araw na marinig mo, naunawaan mo ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Kaya ang tanong, kailan ang kaligtasan mo? Papakita ko po. Lahat tayo may birthday. Isinilang tayo maitimang budhi, makasalanan. Nabuhay tayo ng maraming taon na. Ngayong araw, naintindihan mo ang dugo ni Kristo. Kaya kung ngayon mo naintindihan ang kaligtasan mo, kailan ka naligtas na born again? Ngayong araw. Anong araw ngayon? Friday. Alam ko, Friday. Anong date ngayon? August 19, 2022. Yes po. At simula ngayon, kung naligtas ka na, diyan na magsisimula ang tunay mong buhay Kristiyano. Kasi mauna, anong mauna ba? Lumago ka o ipanganak muna? Ipanganak muna. Kaya hindi po relihiyon ang born again. Ito ay pagka-experience isang araw ng dugo ni Kristo na napatawad na lahat. Kaya ngayon, dalawa na ang birthday mo. Kaya ngayon, ito yung tinatawag na happy day, happy day. Yes. Kaya ang ibig sabihin ng araw ng kaligtasan, ito yung araw na natanggap mo ang kaligtasan, araw na may buhay na walang hanggan ka na, araw na pwede ka nang makapunta sa langit anytime. Lahat ng kasalanan mo ngayong araw, napatawad na lahat. Ito yung araw na naborn again ka. Ito yung araw na anak ka na ng Diyos. Ito yung araw dumating sa iyo ang banal na Espiritu. Parang ganito po. Isinilang tayo makasalanan dahil sa kasalanan, patay ang ating Espiritu. Subalit dahil sa dugo ni Kristo, pinatawad na tayo, kaya ngayon na born again ka, dumating ngayon ang banal na Espiritu sa iyo. Huwag niyo pong isipin na may pakiramdam ka, na mararamdaman mo, na mangingisay-ngisay ka. Marami kasing mga tao, hindi naunawaan. Ang araw na dumating ang Holy Spirit sa iyo, yun yung araw na naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos. Ngayong araw, wala po kayong kakaibang mararamdaman. Nasa Biblia po yan. Efeso 1:13. Babasahin ko po. Sa kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya, kung talagang naniwala ka ngayon, alam yan ng Diyos, ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Kaya nga, born again, buhay na ang Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu, buhay na yung Espiritu mo, born again ka na, anak ka na ng Diyos. Langit ka na. Naghihintay ang kaharian ng Diyos sa atin. Kaya nga, ito po yung pinakamasayang araw ng inyong buhay. Masaya ba kayo? Happy day! Happy day! Kaya alam nyo po, may kanta. Nung naligtas siya, ito yung sinabi niya. Oh, happy day! Oh, happy day! Kasasaya. Bakit? Wala ka ng kasalanan! Sabi niya, when Jesus was, kailan ang happy day nyo? Ngayon. Diba? Ay kahit makagawa ka po ng kasalanan bukas, kahit mag-shower ka, la 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 la, ala ng kasalanan. Yes, tubos na lahat. Ganyan kasigurado ang pag-ibig, ang salita ng Diyos. Wala na tayong kasalanan sa harapan ng Diyos. Panghawakan nyo po yan, at kung talagang naintindihan nyo, kayo po ang pinakamasaya. Mantakin niyo po, papunta ka sa impyerno? Ngayong araw, naintindihan mo ang kaligtasan, hindi ka na mapupunta sa impyerno. Parang ganito po, may cancer ka, tinaningan ka ng ilang buwan. Ano yung sasabihin siya? Gumaling ka na. Masaya ka, hindi.
ay higit pa pupunta ka sa impyerno. Ngayon, hindi ka na pupunta sa impyerno. Sa langit ka na. Masaya, hindi? Yes po. Pero sa bahay na lang magsisigaw, ha? Okay lang. Pigilan nyo lang. Pigilan. Ako rin po, natanggap ko ang araw ng kaligtasan ko, masaya. Kahit mahirap ako, mas mapalad ako kaysa kay Henry C. Bakit ako? Mayroong langit na naghihintay. Okay? Kaya, next po, kailangan nyong malaman yung muling pagkabuhay. Bakit? Yun ang patunay na talagang tinapos ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Muli siyang nabuhay, ibig sabihin na pagtagumpayan niya ang kamatayan. Kaya ang mga ligtas, totoo po, hindi na tayo takot mamatay. Kasi alam natin may buhay na walang hanggan na po tayo. Ito yung tunay na pag-asa. Unang Pedro 1:3. Purihin ng Diyos sa tama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Nung muling nabuhay si Kristo, tignan niyo po, yung mga alagad na natakot at ipinagkanulo siya, pero nung nagpakita siya uli, naging matatapang na sila. Kasi doon nila napatunayan, Diyos siya, na pagtagumpayan niya ang kamatayan, nabuhay siyang muli. Kaya ang mga alagad, ginamit na nila ang natitirang buhay nila para sa Ebanghelyo. Ito po nagsimula dahil nakita nila, eyewitness sila na buhay muli si Kristo, nihinawakan nila. May isang alagad si Tomas, wala po siya nung nagpakita si Kristo. Kaya sabi niya, nung pinamalita sa kanya ng mga alagad, yung ibang alagad, nakita namin ang Panginoon, buhay siya. Sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nahawakan yung marka ng pako. Kaysang araw, nagpakita ang Panginoong Hesus uli sa kanila. We have seen the Lord. Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Peace be unto you. Reach hither thy finger, and behold my hands. Reach hither thy hand, and thrust it into my side. Be not faithless, but believing. My Lord and my God. Thomas. Because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed. Ang sumasampalataya, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. Kaya may pag-asa po tayo sa langit. Panguli po, dapat maintindihan nyo ang biyaya ng Diyos. Sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino man ay huwag magmalaki. Kaya ang kaligtasan po, 100% gawain lang ng Diyos at wala tayong ginawa. Tandaan niyo po yan. Kung ano yung ginawa niya, yun po ang biyaya.
Para maintindihan nyo, nung ipinako po ang Panginoong Hesus, mayroon pong dalawang kriminal sa magkabilang tagiliran niya. Okay? Nung una po, kinantsawan pa nila. Malapit na nga silang mamatay, kinantsawan pa nila ang Panginoon. Sabi nila, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka riyan at iligtas mo ang iyong sarili. Kasi naririnig nila ang pangalan ng Panginoong Hesus noon, naririnig nila, nangangaral, nagpapagaling. Kasi sabi nila, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, sige nga, bumaba ka riyan at iligtas mo kami, pati yung sarili mo, iligtas mo na rin kami, sabi nila. Pero alam nyo po, yung isa, kanina nung ipinako ang Panginoong Hesus, nanalangin siya, di ba? Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya maaari narinig nung isa. Kaya yung isa po, nagsisi siya. Sabi niya, sinaway niya yung kakasama niya, huwag kang ganyan, tayo marapat lamang na maipako dahil tayo ay nagkasala. Pero siya wala siyang kasalanan. Nanalangin pa nga siya para sa atin. Siya yung tunay na Diyos, kaya bago siya mamatay, nagsisi at ito yung hiniling niya sa Diyos. Sabi niya sa Panginoong Hesus, Panginoon, alalahanin mo po ako pagdating mo sa iyong paraiso. Nagkaroon siya ng pagsisisi, nanampalataya siya kay Kristo, na siya yung Diyos. Ano ang sagot ni Hesus sa kanya? Basahin po ninyo, sabi, 3, 2, 1, ngayon, tanong ko, ang kriminal na ito, nasaan na, langit o impyerno? Langit, yun ang kaligtasan. Ito po hindi yan nagsimba. Salot po yan ng lipunan. Itong kriminal na ito, salot, sakit ng ulo ni barangay captain. Pero bakit nasa langit siya? Dahil sa biyaya ng Diyos, nanampalataya siya. Kaya ang pagpunta sa langit, hindi yung magagawa nyo, hindi yung kabaitan ninyo. Ang pagpunta sa langit, manampalataya sa ginawa ni Kristo. Anong ginawa niya? Tinubos niya lahat ng inyong mga kasalanan. Anong pinantubos? Dugo. Lahat ba? May natira pa? Lahat na. Yes. Eto. Ligtas na kayo, hindi pa. Pero may tanong po ako, yung mga nasa labas, marami dyan, prostitute, mga magnanakaw, nandyan, marami sila. Si Kristo ba, namatay din para sa kanilang mga kasalanan o hindi? Namatay din. Para rin sa kanila, namatay ang Panginoong Hesus. Unang 1:2. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong. Pero ang tanong ko po, sila po, ligtas na hindi pa? Ala. Ligtas na hindi pa? Hindi pa po. Hindi pa. Bakit? Ito po ang sagot. Bagaman namatay si Kristo para sa kanila, ang problema, alam ba nila? Hindi. Naintindihan na ba nila? Hindi. Hindi pa. Wala silang alam sa dugo ni Kristo. Ang alam nila, namatay, yun lang. Hindi pa nila naikukonek sa kanilang puso. Parang ganito, mayroon kayong sakit, pero may gamot. Pero hindi mo pa iniinom. Gagaling ka? Hindi. Hindi, ganun din po. Namatay na si Kristo para sa kanila, pero hindi pa rin sila ligtas. Bakit? 1:9. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya, kaya magpahanggang ngayon papunta sila sa impyerno, hindi dahil sa kanilang kasalanan, kundi dahil hindi nila alam. Lahat ng tao, pinagbayaran na ng Diyos yung kasalanan nila sa krus. Tignan niyo po. Pero itong tatlong ito, nalaman nila na unawaan ng kanilang puso. Kaya langit sila. Pero maraming tao sa impyerno pa rin dahil hindi nila alam. Yung nag-invite sa inyo, yun ang ginawa niya. Namatay din si Kristo para sa iyo, kaya dinala ka niya dito para maunawaan mo ng lubos ang kaligtasan. Dahil kung hindi, papunta ka pa rin sa impyerno. Kaya kung naligtas kayo ngayon, masaya ka na malungkot. Bakit? Masaya ka, ligtas ka na, pero meron ng isang parte ng puso mo na nalulungkot ka. Bakit? Paano yung nanay ko? Wala siya dito. Paano yung asawa ko? Mapupunta siya sa impyerno. Kaya nga, kailangan nating ipamalita ang magandang balita. Isa na lang po ang di pa napapatawad na kasalanan. Ano po yun? Yung hindi pagsampalataya. Hindi kasi nila alam, kaya hindi sila sasampalataya. Kaya, responsibilidad nyo na ipangaral ito sa mga mahal nyo sa buhay. Huwag po kayong madamot na kayo lang ang ligtas. Okay? Ang tao ay nawawasak, hindi dahil sa makasalanan siya. Tubos na tayong lahat, namatay na si Kristo. Bakit siya nawawasak?
dahil hindi niya alam ang biyayang walang bayad na ibinigay ng Diyos sa kanya. And so, kailangan nating ipamalita ito sa kanya. Ngayong week Bible seminar, ipinamalita namin sa inyo. Pero ngayon, dapat ito ay malaman din ng mga mahal nyo sa buhay. Okay? Kung hindi, ang dugo ni Kristo hindi magkakabisa sa kanila kasi hindi pa sila sumasampalataya. Kaya ano ang tunay na biyaya? Natanggap nyo po ngayon. Ito po ang tunay na biyaya. Ikaw po ay mapalad, blessed ang tawag. Roma 4, 7 at 8. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan, mapalad ang tao na hindi na ibibilang laban sa kanya ng Panginoon. Sino po ang mapalad? Ako. Mapalad ka. Di ba ang gandang pakinggan, Mari, ang palad-palad mo. Mapalad ka. Kuya, ate, brothers and sisters, mapalad po kayo dahil pinatawad na lahat ng inyong mga kasalanan. Sa langit ka na. Kaya yun po ang tunay na kaligayahan. Yan po ang tunay na biyaya. Kaya I hope na intindihan nyo ang pagiging mapalad, napatawad na lahat ng inyong mga kasalanan. Kaya nga, may kumumpose, Amazing Grace. Ito po ay nakaka-amaze. Bakit? Marumi tayo, tinanggap tayo ng Diyos, makasalanan tayo, namatay siya para sa atin. Kaya paalala ko po yung kanta, Amazing Grace. Kung naintindihan nyo ang pag-ibig ng Diyos ngayon, Amazing Grace po. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Okay na po. Salamat. Yes. Sabi kanina, I was once lost. Nawawala tayo. But now, I'm found. Natagpuan na po kayo ng Panginoong Jesus at natagpuan niyo po siya ngayong araw. Ngayong araw, natanggap niyo po ang Amazing Grace. Ano po yun? Biyaya ng kaligtasan. Bago tayo magtapos, may isa akong question na ako lang po ang makakakita ng inyong sagot, kaya gusto ko po pumikit po kayo. Huling tanong ko na lang po ito. Pikit po, huwag kayong mahiya. Ako lang ang makakakita. Ako lang ang didilat. Yung nakadilat po, tutusukin ko yung mata mamaya. Pikit po, magtiwala lamang po kayo sa akin, wala po akong gagawin. Okay, ang tanong ko ito, kung ngayong araw naintindihan mo po na talagang naligtas ka na, tinubos ka ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, ligtas ka na, pakitaas po yung inyong kamay. Dalawa. Taas po. Okay po, marami pong salamat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Mga kababayan, Mari, kung hindi pa nagsisink in sa inyo, pero higit pa sa tumama ng 100 million sa loto, ang natanggap nyo po ngayon. Bakit? May langit ka na. Naghihintay ang langit sa iyo, pero kailangan nating magpatuloy. Bakit? Hindi paligtas sa mga mahal natin sa buhay. Kaya ano ngayon ang maipapayo ko? Eto po. Tingnan nyo po itong picture. Ang ama, nasa taas. Ikaw po itong baby Christian, tawag namin. Kahit 50 anyos ka na po, kung ngayon ka naligtas, ang tawag namin sa'yo, kakapanganak mo pa lang, baby Christian ka, kabuborn again mo pa lang. Ang bata po, pagkapanganak, umaalis ka agad? Hindi po. Siya po ay nananatili lang kay nanay at tatay. Kaya ano ang una niyong gagawin? Baka tanungin niyo ko, Pastor, salamat, ligtas na ako. Okay, see you in heaven na lang, Pastor, ha? Ay, hindi po. Pagkatapos niyo pong maligtas ngayong araw, kakapanganak mo lang. Ang tangi mo lang gawin, manatili ka sa iyong mga magulang. Ang tatay natin nasa langit, ang Diyos. Pero may magsisilbing nanay tayo sa lupa. Ang nanay natin ay ang church. Ang church ay hindi itong building, ito pong Quezon City.
Quezon City Church, sa mga kapatiran. Kaya anong gagawin nyo? Manatili lamang kayo kasama nila dito. Sila ang magpapakain sa inyo, sila ang magbibigay ng gatas. Ano po ang gatas? Salita ng Diyos. Kaysa mga kabataan, Sabado, may pagsasama-sama ang kabataan. Sa Linggo, sama po kayo. Bakit, Pastor? Kasi ikaw ngayon ang gagamitin ng Diyos para maligtas ang mga mahal nyo sa buhay. Halimbawa, hindi na kayo nagpatuloy nag-church. Tanong ko, ligtas pa rin o hindi na? Ligtas pa rin. Pero ito po yun, kung hindi na kayo magpapatuloy, wala nang paraan para maligtas yung mga mahal nyo sa buhay. Kayo po yung tubo ngayon na parang tubo ng Maynilad na papasok sa bahay. Pag pinutol mo yung tubo, hindi na makakapasok, hindi na makakadalo yung biyaya ng Diyos sa bahay nyo. Kaya ano po ang mai-advise ko? Bata ka, baby Christian ka, manatili ka sa nanay at tatay mo. Ang nanay, yung pong nag-evangelize sa'yo. Ang mga brothers and sisters na naririto, sila ang mag-aalaga sa inyo, magbibigay ng spiritual na pagkain, kaya manatili lamang kayo. Sila ang mag-guide sa inyo. Huwag muna niyong isipin, Pastor, sama po ako sa pagkanta sa choir. Maganda ang boses ko. Gumaganon. No need. Huwag muna. Pastor, maglilingkod. Kaya kong mag-drive, magda-drive. No, huwag muna. Kailangan manatili lang kayo. Linggo-linggo, sumama kayo dito para lumago ang pananampalataya nyo. At habang lumalago, gagamitin ka ng Diyos para maligtas sa mga mahal mo sa buhay. Kayo po ang mamili. Kung ayaw nyo po, ligtas ka na, congrats. Pero kung hindi ka na magpapatuloy, wala nang paraan para maligtas yung mga mahal mo sa buhay. Kasi ikaw ang gagamitin ng Diyos eh. Pero pag nagpatuloy po kayo, magpatuloy lang kayo kahit mahirap. Pero, tanda nyo ito, mark my word, time will come, maliligtas din yung asawa mo, nanay mo, kapatid mo, dahil nagpatuloy ka. Ang sanga, kapag nakakabit sa puno, natural yang magbubunga. Pero kapag ang sanga pinutol mo, malalanta na po yan, hindi na magbubunga. Tayo po, kailangang manatili dito po sa Quezon City Church. Kaya pakiusap ko po sa inyo, maring hindi nyo pa naiintindihan, pero para lumago kayo, ang bata na nanatili lang kay nanay, tama o mali? Saan kumukuha ng gatas ang bata? Sa nanay niya o sa kapitbahay? Sa nanay. Pag kumuha sa kapitbahay, yun, tiyanak yun. Di ba? Opo. Kaya baka kasi minsan, salamat po, dumating kayo, ligtas ka na po, sister. Kaya ngayon, sister ka na, brother ka na namin, bakit isa lang ang tatay natin, di ba? Pero minsan po, sa Linggo po, magpatuloy kayo. Ano po ang sagot sa akin? Pastor, Katoliko talaga ako eh. Yung gatas sa kapitbahay. Mali. Kung talagang naintindihan mo ang kaligtasan, dito ka ipinanganak, dito ka manatili. Tama? Ang isang bata na ipinanganak sa isang pamilya, doon siya lumalaki. Tama, mali? Pag lumaki siya sakali, ay kawawa. Ito po, nag-aalala lang ako. Kung hindi kayo magpapatuloy, para ka pong sanggol na iniwan sa kalye. Kahit yung tatay mo mayaman, lalaki kang pulubi. Kung gusto nyo ng ganun, huwag kayong magpatuloy. Pero kung gusto nyo lumaki ng maayos, spiritually, magabayan ng Diyos at maligtas sa mga mahal nyo sa buhay, nakikiusap po ako, magpatuloy po kayo dito po sa Quezon City Church. Napakapalad nyo. Bakit? Mga pastor dito, mga gwapo na, simpatiko pa. Ako po, gwapo lang. Okay? But anyway, napakaganda ng church building, napakabait ng mga brothers and sisters, dyan po kayo dapat sumama. Kapag nagsasama-sama tayo, natural kang magbabago, kikilos ang Diyos sa inyo. Kaya sa Linggo po, babalik po kayo? Promise. Oh, pakiganito, promise. Promise. Okay. Maraming salamat. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Okay. Sana po talagang ligtas na. Kung may mga tanong, mamaya may mga counselors po tayo. Ngayon, mga brothers and sisters, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa pagtiyaga sa amin. Salamat at ipinaunawa niyo po sa amin ang pagsisisi at ang kaligtasan. Panginoon, salamat sa banal na dugo na idinanak niyo sa krus. 2,000 taon na po ang nakakaraan at ngayon nagkabisa ito sa mga nakikinig. Naniniwala po kami, Panginoon, marami pong naligtas. Subalit maaari, Panginoon, mayroon pa dito, may mga agam-agam pa.
Kaya bigyan niyo po siya ng marami pang pagkakataon, Panginoon, at umaasa kami na maintindihan din po niya ang biyaya ng kaligtasan. Subalit, Panginoon, hayaan niyo po na papurihan namin kayo at pasalamatan dahil sa limang araw na ito na ipinahintulot niyo. Naniniwala po kami na ang banal na Espiritu ang kumilos dito at talagang nagkaroon ng kaligtasan ang karamihan sa mga nakikinig. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na ibalik namin ang pagpupuri, pasasalamat. Muli po, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa at dalangin ko po na kayo na po ang mag-alaga sa mga bagong silang nasanggol sa ng mga bagong Kristiyano at nawa, Panginoon, makapagpatuloy sila dito sa Quezon City Church upang balang araw ay magawa rin po nilang iligtas ang mga mahal nila sa buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming pong salamat.